Magandang, magandang umaga sa inyo lahat. Higit sa lahat, kay Joseph Orly Espedido na nag-aabang na nitong programang to magmula alas 9 kanina pa. Ako po, hindi ako si Kuya Cesar. Yung anak ni Kuya Cesar na dito mamaya. Good morning po. This is Boomer's Banquet, the usual, no? And makakasama natin ngayon ang mga kakontemporary ni Teddy Espereña sa sa pinilakang tabing ba tawag doon o pinilukang tabi, pineluka eh, no? Ganun. Bob, ikaw naman. Morning. Hello everyone at mga alamat ng radio announcer ang pag-uusapan natin. Ibang hindi alamang sa Alam. Nung panahon na ibang-iba pa talaga ang DJ sa announcer. Nung panahon na yon, yan ang mga nakagis na nila George tsaka ni Teddy. At ilan sa mga, sana makarating at umabot dito kahit na medyo nagkaka-struggle na naman with technology. Tapos yung mga anak na iba, makakapiling din natin para i-share yung mga memories nila tungkol sa buhay announcer nung mga magulang nila. Ayun. Ted, morning. Ayun. Okay, ang BioFresh. Ano yan? Si Damian Soto ba yan? Medyas ng mga mayayaman. Dapat hampasin may mesa. Oo, may mesa. Hampas ng mesa yan si Damian Soto. Diba? Sino may sabi ka? May mga tuta. Diba? Ganun yun eh. Kuting last pa na eh. Ang gandang umaga mga ka-boomers. Makakapiling natin mamaya-maya lang yung mga pinagkikinggan natin nung ang radio was king, di ba? Of the airwaves. Ayun. Yung isa po galing ng California, yung isa naman may struggle siya sa kanyang online. At sana yung mga anak, makapiling din natin maya-maya lang po. Yun, no? At binabati rin natin si Roy dahil... Iraras na raw niya yung t-shirts ng Boomers Banquet. Yan, no. Gabit ka ng sewing machine, Roy, para mabilis. Si Mathi Fernando nandito din. Yan ang kolektor ng lahat ng basura ng mundo. Mathi, gandang umaga sa iyo. Wala, oh. Hindi natin siya marinig. Ginagamit niya ngayon yung radiola. Radiola na. Set. Baka naka-mute. Baka naka-mute siya. Lalong na-mute. No? Si JC Alvarez nandito, Cherry's Covers. Good morning po. Si Mr. Carinoso, pumano na? Yes, kamakalawa diba lang. Sa Double B yun, si Mr. Carinoso. Sino to, si Mr. Carinoso? Si Eli Cruz Ramirez. Eli Cruz Ramirez. Kikiramay po. Kikiramay. Si Abad, good morning. Dinky Magno, Eloy de Guzman. Morning sa inyo. Yan. At si Mathi Fernando, naka-mute pa rin. Magpakulay ka kasi ng buhok pa rin. Ayun, namatay tuloy. Sabi mo kasi pindot. Buhok eh. Mali pindot. Lang yan. So, yun. Yung mga... Teddy, ano mga naaalala mo sa mga nakaraang radyo? Siyempre ako, bukod doon sa nabanggit mo ng Damian Soto, yung napapakinggan natin yung paggabi, yung gumaganon nga yun. Sa umaga naman, si Lungdagin Mo Baby ni Johnny De Leon. Si Johnny De Leon, di ba? At wala pa si Ngongo noon eh, babae pa kasama niya ng Lungdagin Mo Baby. Hindi naman Ngonga. Ano? Si Ngongo yata kumakain sa O Johnny na yata. Ayun, sa DCAQ, no? Si John Kyle Velasquez nasa California yan. Good morning, Kyle. Salamat naman. Hoy, pareho ng istasyon si Johnny De Leon tsaka Damian Soto. AQ rin ba? Hindi si Soto sa RH? Hindi. Alam ko, AQ. Sa gabi siya. Parang black time siya. Hindi yata papayag si Henny Lopez na maging ganun. Si Damian Soto. Oo. Hindi, alam ko sa AQC, sa ano siya eh? RH. DCRH, no? Ayun, si Damian Soto. Bago naging si Jota Rook doon, sino ang ano, si Al Mendez ba?
Double BCL. Sa naalala ko. Double BCL. Yung pre-martial lo. Pre-martial lo. Katapat ni si Almosal. Lumnagin mo dyan. Oo. Hindi. Ang, hindi. Ang nag-RH nun, si Nick David na yata eh. Doon dun yung Filipinas Life eh. Newscast. Kapalaray, di magwari, magbabaka sakali. Yung nagalit sa ano sa bar yung mga tao kay Rico Puno nung re-request yung kapalaran. Eh hindi pala yun yung gusto ng mga tao. Yung pala yung jingle talaga ng ano, Filipinas Life. Kinanta ni Rico Puno, bakit ba kaya? Binato siya oh. Yung pala ang gusto. Tandarandandan. Yan, ready na si Mathi. Pabatiin na natin si Mathi. Mathi, ayos ka ba dyan? Hinahanap yung computer. Oh. Audio niya may diferensya. May ulo. Kinabit niya sa toaster kanina yung mic. Eh. Ay, di pa rin pumapasok yung boses ni Mathi. Wala pa rin. Oo nga eh. Audio. Meanwhile. Meanwhile, si Moody Jam ay dating radio DJ ng DM95.5. Ngayon, radio host siya, siya ng DZEC. Sa DZEC na siya. O, so, balikan natin, JC. Natin, no? Yan, nandito si Moody kailan lang eh. Nakasama natin. Ayaw nga natin tawagin Moody kasi nga happy lagi. Oh, so, happy jam. Eh. Ayun. Si, yung ano, yung programa ni Damian Soto, pagkatapos ng gabi ng lagim yun eh. Mauuna yung gabi ng lagim. Mga alas 7 mga alas 7 ng gabi. Ang magkakasunod nun, ang sa kabilang stasyon, tang-tarang-tang. Tapos nung lilipat ka sa RH, gabi ng lagim, tapos nung Damian Soto. Yan ang yung mga nanonood at nakikinig, pakishare lang yung ano. Nandiyan na raw si Arnie. Lang. Wala pa eh, wala pa. Tapos ang ano, yung ano nyo, yung ideas nyo, yung mga naalala. Sa pop radio naman, dun na ano, yung mga hit parade ng DCTR, Fixa Balbaro. Tapos sa DCMB, yung may top 10 sila doon eh. Tapos WS Golden 9 kasama si Ronnie Quintos. Yan. Big sa Balbaro, si Wild Wild Vic yun. Diba? Oh, si Wild Wild Vic. So yun ang mga ano. Yun yung ako naman sa ano sa early memories ko eh. Well, hindi naman early, high school memories. Si Rod Navarro ang maalingaw-ngaw sa akin. Ayo. Yun. Oo. Yung Rodcaster Navarro, no? Bro, sa umaga. Marshall. Oo nga, high school ako eh. Oh, sidekick. sidekick ni Rod noon si Jotaro eh. Tsaka si Nolo. Pero sa dalawa sila. Nasa double BC Rod noon. Naalala ko. Simula. Doon siya nagsimula. Doon siya nagsimula. Tapos, nagkaroon ng araw na namatay si Johnny De Leon. Diba? Yes. Tapos, yes. The day after, immediately, lumipat si Rod sa kabila. Bilis, no? Nagulat ako na, no, paglipat niya. Let's say, yung mismong araw nung ano, na hindi na nakapasok si Johnny, mga isang araw lang yata, lumipas pa, si Rod na nandun, early morning. Niniwan niya yung double B para doon. Lipat siya. Hindi ko na maalala yung stasyon. WWW yata. Ah, oh, WWW. Doon nalipat yung Everyday Newscast eh. Mm-hmm. At saka, ang oras na ito ay hatid sa inyo ng mercury drug na hindi pa nagpapadala ng check eh. Oo. Ginaganon. De, may ano ako, meron akong totoong storya dyan. Ginaganon talaga ni Rod Navarro yung mga nagko-commercial sa kanya ng direct. Direct placement sa kanya, live. Pag hindi dumating yung check sa oras, sabihin niya yon on air. Kaya walang late na cheque after that. Sira ulo talaga eh, no? Kasi yeah, ako noon, na-late ka rin. Agency ako. Eh gusto nung client kay Rod Navarro. Hmm. So, PBB yun eh. Oo, tumawag ako sa estasyon. Sumagot sa akin yung kanyang aide de camp na military yon, alalay na assistant, ganon. So sabi ganito, ganyan nga, tama ka, pay before broadcast. So ayun, nagpunta ako doon, binigay ko yung eksaktong amount. O, binalikan ako pagkatapos binigay kay Rod. O eto para sa'yo, sabi. O, sino man ako para tumanggi? Oo. Hayop ka rin, Teddy. Ay, binibigay, di ka naman humihingi, di ba? Ang ganda pa na ano yan. Sino naman ako para tumanggi? Isang pobreng advertising alindahaw. Man lang. Pobreng alindahaw. Alindahaw.
Mati na nakapasok na ba? Na siya. Wala si Arnie, eh. Wala pa? Wala pa? Wala pa eh. Mati, kumusta? Wala pa rin. Wala. Ayun, may ground oh. Kakantahan kita ng manyanita niyan eh. Oh. Oy, pero may wala. Umiyak. Wala, Mati. May umiyak. Sira. Alam niyo ba may umiyak sa radyo na sikat na announcer? Sira. Umiyak. Umiyak pagkatapos ng EDSA Revolution, kinabukasan nang lumipad si Marcos. Sino? Si Ray Sky? Hindi. Wala nyo. Sikat na sikat nung panahon na yun. Nagso-sorry siya eh, tapos Si Rod Navarro yun. Hindi. Si Rod Navarro? Hindi. Sino? Yung katapat niya sa Double B. Si Noli? Ah, hindi. Si Paeng? Paeng Yabot. Si Mang Paeng? Oo, oh, napakinggan ko. Oo, sa dalawang tenga ko, napakinggan ko yun. Hmm. Sabi niya, umingi ako sa inyo ng paumanhin kung ako man nagkamali. Tapos, ano nga, tumutulo yung luha. Hindi natin nakikita. Kasi ako sign up nun eh. Tapos, hindi, sign on. Sign on siya eh. Oo nga. Eh, alas 3 na maga nandun eh. Hindi ka pa nakaka-uwi. Hindi, actually, si Ma'am Paeng, dumadating yon alas 11 ng gabi. Ah, tapos, doon na natutulog. Ang gagawin nun, bubuksan niya yung refrigerator. Binubuksan niya yung refrigerator niya, nakakadena, dun sa ano, sa drama studio. Nakakadena yun eh. No? Tapos nandun yung lutuan niya ng kape, at saka may parilya yun eh, para sa pandesal. Tinotoast niya yung pandesal dun sa lutuan. So, tapos nun, babasahin lang yung mga dyaryo, and then matutulog sandali. Alas tres media, tatakbo na sa Cubao yung PA niya, kukunin na yung mga dyaryo for the day para dalin sa kanya. Pagdating na 4:30, programa na siya. Okay. Alam mo yung anak niya, sinubukang mag-showbiz, Ted, naalala mo yung pangalan? Naalala mo yung pangalan ng anak niya? Na babae Yabot? Na... Ay, oo, sandali, maganda yun. Mag-showbiz. Maganda yun. Parang Luzbiminda Yabot ba? Yun, ang galing mo. Ah. Ang nickname niya, Luvim. Diba? Oh, Luvim. Ah, tama. Oh, kulot ang buhok nun. Kulot. Oo. Mahaba. Yeah. Oo. Uy, tanda-tanda mo pa. Ngayon siyempre, si Lo... pag maganda na nakakalimutan ba 'yon pag maganda? Ngayon si Lobim po na siya ngayon, di ba? Ayun si Arnie. Ayun, Arnie. Ayun. Magandang umaga po sa inyo. Ay, gabi na. Gabi na pag natapos mo 'yan. Linggo na po. Linggo na ng Disyembre. Merry Christmas. Tamo, Pasko ito pa lang sa kanya. Hatid sa inyo. Si Kuya Cesar naman, huli nating napakinggan sa DCMM. DCMM. Hatid sa inyo ng speed detergent. Mabilis na yan. Oo. Well, welcome muna so natin excited. Si Arnie Nucum. Hi, Arnie. Isa sa anak ng dakilang Kuya Cesar. Oh, at isang event host at announcer na napaka-talented. Estudyante pa lang yan, bilib na ako sa kanya. Paano yun? Kung nag-event host siya, overnight siya palagi. One week is when. Hindi ko malilimutan kay Kuya Cesar nung siya nag-announcer sa Super Lap-In nung game ng Meralco versus All-Star Super Lap-In. Sipin nyo, tapos na yung laban. Tapos na yung laban, nag-a-announcer pa siya. Ay, may fast break. Tapos sinasabi ng ibang tao sa akin, sir, pwede gayahin nyo. At ipinasa ang bola kay Jaworski. Ay, napala. Ganun. Hanggang ngayon, naalala ng tao. Meron pa siya yung ano, yung naalala ko noon, yung evening show nung mga teens nung panahon na yun, sila Roderick. Ganun din, basketball sila, maliit na court lang. Si Dorerick, ang may hawak ng trophy na pala. Akala niya bola pa. Trophy na. Ano, Mati, kumusta yung Miss Ojo? Wala talagang no? Alam mo, parang si Charlie Chaplin. Arnie, yung barkada mong si Chadeli. Si Chadeli ngayon, si Deli Magpayo yung cousin ko.
May online class eh, hindi siya pwedeng umalis kasi siya mismo teacher. Ah, okay. Saglit lang ka mo pag may pagkakataon. I mean, Kaya sabi rin ang pangalan niya. Sabi ko mag-monitor siya. Sa Delhi magpayo rin ang pangalan niya, Arnie. Nung anak ni Nitya Delhi. Ginagamit. Pero ginagamit yung pangalan. Ayun, Mathi. Pasok ka na. Okay na. Okay na. Oh. Yes. Oh, thank you. Actually nakasama ko pa si Tita Deli sa ano eh sa ABS-CBN eh. Mm-hmm. Sa gabi yon mga 10 o'clock to 12 siya yung sign ano, off. Eh. Siya sign off noon eh. Yung that was the time na nakikinig ako talaga sa kanya no. Kasi tinitape yung mga old music niya eh. Hindi tsaka grab ayos na ayos yun naka make full makeup yun para nagpa-party palagi. Galing. Ang maganda sa kanya, hindi pa uso teleradyo, parang naka-teleradyo. Oh, yun na nga eh. Oo oh, eh. Hindi siya pang radyo eh. Dapat naka-TV yun eh. Hindi, yung recording with the audience talaga maganda eh. Oh. No? I mean, tsaka yung ano, the first hour, usually nagbabasa siya ng mga ano, yung mga sunat, diba? Mga linang. Mga linang mga taga-pakinig at taga-subaybay. Tapos yeah. After that, ano, mga 11 o'clock, mag-umpisa na siya mag-play ng mga old music. So, nag-tape ako, pinag-chastagaan ko kasi wala akong source ng mga ganun eh. Oh, galing. In fact, she recorded many songs na pinapaano niya, piniplay niya. And then, nung kumakita yung mga old music. Yan, oh. Ito po ang inyong Tia Betty. Di ba? Yo, kamusta sa'yo, sa'yo, at higit sa lahat. Pang ano yan, pang vlog. Ako naman na-meet ko siya siguro mga 20 years ago o 25 years ago. Noong ang nanay ko nag-celebrate ng 75th birthday. Dahil paborito siya, inanap ko siya para i-tape, i-record ng birthday greetings. Para sa nanay ko. Inuso mo na yung virtual nun, ha? Oo. Alam mo, naalala ko dyan kay Tia Deli. Ano yan eh? Tanghali yan, alauna dati programa niyan eh. Sponsored by Liberty Milk. Ah? Sponsored by Liberty Milk. Oo. Basta, alalang-alalo ko dyan, naamoy ko yung plancha nung maid, nung katulong. Paano pag alauna, nagpa-plancha na yung katulong eh. Tapos kami, pinipilit matulog sa tanghali, di ba? Tapos siya lang tumutugtog sa radyo. So yun ang memories ko talaga. Amoy ng pinaplansyang damit si Tia Deli at pinipilit kang matulog sa tanghali. Yeah. Yung pinaplansyang damit, George, na banggit mo, ano yung dahon na pinapatungan? Oh, dahon ng ano? Dahon ng saging. Saging. Yun. Oh, kampadulas ng ano. Oh. Tuhukan mo, madulas. Yan ang amoy bahay, di ba? Amoy. Oh. Ang hihinayang daw si Tessie, ano eh, Tessie. Yun nga, hindi niya makakuha sa Safari daw yung kanya. Hindi, naka-MacBook siguro siya. Gawin niya, mag-download siya ng Google. Mabilis lang naman ng Google Chrome i-download. Oo nga eh, sabihin ko ah. Oo. Sayang nga, nangyayin siya. O si Eddie Lahat. Na si Eddie Lahat. Eddie Lahat. Sinusubukan natin. Naka-afro pa ba si Mang Eddie niya? Ay, malalaman natin. Oo. Yun ang ano eh. Hintay-hintay. Anyway, see, before Tia Deli was, ano, di ba, kalinya ba siya nung Darigold Jamboree? Student yan, Darigold Jamboree, tapos si Tia Deli, right? So, hapon. Yun ang lineup pagka, ano eh, pagka lunch time to si sleeping Tia time. Si Tia Deli, CBN siya, di ba? Hindi naman talaga ABS eh. Yeah, Chronicle Broadcasting siya. Channel 9 yung kalinya. Hindi tama yung picture nung CBN building na pinakita ko. Parang ano, susunog. Radio, yung ba yung nasusunog? Radio station. Hindi, yung nasunog yun. Ano yun? Yung MBC, ano yun? Mga ulap yun, hindi sunog yun. Ano ba tawag sa Google Chrome tsaka Safari? Anong tawag sa kanila? Operate, ano, ang tawag dito? Internet, Search engine. Ayun. Hindi, da-download eh. Pag-download ng sa App Store. App Store siya pupunta. App Store. Hindi rin makapasok si Eddie Lahat. Si Eddie Lahat, ano rin to? Diwaw Radio din to. DWOW, di ba? Yes. Yun ang ano doon eh. Hindi, yung ano, ang gawin na lang ni si Tessie, no? Si Tessie ba? Oo.
ang gawin niya, di nasa Safari siya, i-search niya ang Google Chrome. Lumabas yun, nakalagay niya, you know, download Google Chrome. Yun na yun. Kung wala Safari, sa Madri. Oo. Oh, pwede na yun. No? Mangumpisal na rin siya. Para holy. Kasi yun, panahon kasi ng iPad dyan eh. Yung mga pinag-usapan natin, panahon ng iPad paper eh. Okay. iPad paper. Guhit-guhit pa. Oo. Oh, get one for cheetah pad paper. No copy. Lang yo. Sayang teka, kay Edilat sa California siya nandun, no? Hindi makapasok, no? Tinatry pa rin niya. Yeah. Ito, ito. Sana ito makapasok. Nasa California kasi isang ka? Alternative. Oh, California. Ayan! Yun! Yun. Mabuhay po. Salamat kasali po. Eddie Ilagan alias Edilat. Oo. Oh. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Naka-freeze pa si Mang Eddie. Oh. Uy, mahirap gawin yan, ha? Mahirap gumawa ng ganyan. Naka-freeze ka? Mahirap yan. Oh. Oh, yun po. Teka, patingin muna natin yung mga nandito. Ang dami, ano, eh, no? Mga nakakaalala. Sonia Baza, DCWS, sabi ni JC Alvarez. Buhay pa po ba? Mukha, no? And then, Ed Lagman. Yeah, yeah, Ed Lagman, California, USA. Tapos, Bong Lapid, he passed on already. Paeng Yabot. Si Paeng Yabot, yung lahat ng suit nung palagi, bus jacket eh. Mm. Apple green, tapos sa fuchsia, ganun yung mga suit nun eh. Na mga tapos bus ano jacket. Eh, I remember, di ba nabaril siya? Oh. Yes! So, kaya medyo iba yung, naging iba yung boses niya later on. Yan, yung same song ni Rafael Yabot. Si Ilagan, ano? Tayo! Tayo! Magaling! Di ba? Alam mo, naalala ko dyan kay Ma'am Peng. Kasabay ko yun dati, sign on kami. No? Babasa, news na, newscast. No? Babasahin niya yung news, Tagalog. Ang binabasa niya, Manila Bulletin. Ano yun? Translated? Translation? No hesitation. No hesitation at all. Binabasa niya yung Manila Bulletin at lumalabas na bitik niya, Tagalog. Diretso. Bilis ng utak, no? Bilis ng utak. Napatanga ako noon eh. Yun yung time na pinoproduce natin yung Music Watch, Bob. Yeah, oo. Kaya nakita ko yun, sabi ko, ha, ibang klase ito. Pero mo, umabot pa siya nung mga panahon na yun, ano? 80s. Oh, 84 yan. Nga ako magpagawa ng post jacket, baka sakaling ganun ako kagaling eh. Hindi, dapat nagpakulot ka rin, tsaka may pamata ka. Oo. Oh, yeah. Kasi wavy nung hair niya, di ba? Hmm. Tapos ang... Tsaka may assistant ka rin. Bob, di ko malimutan si Lubina. Lancer eh, L-type. Pinaalala mo, di ko tuloy maalala, ano? Imagine ko si Lubim. Yabon. Si Lubim, anak niya. Yes. Oh, talaga. I remember pinuntahan ko si Mang Paeng one time. He was looking for a song na magkano kasi National Heroes Day or Bataan Day or yung sa mga bayani, no. Sabi niya kumakanta siya yung Old Soldiers Never Die. No? Eh natatawa nakakuha ako. Binigyan ko siya ng kaset, butik po sa pakaset na. Pero binigyan ko siya tuwan-tuwa eh. I went there early morning para iabot sa kanya. Saan mo naman nadampot yung kopya nun, Mati? Eh, Mati is very resourceful. Nahingi niya kay Eisenhower. Hindi. Actually, isang kaibigan din sa radio, si Carobus Abilera. Sa Eagle Broadcast. Nung natawagan ko siya, sabi niya meron ako pero 78 at biyak, merong crack. Sabi ko, Carobus, bigyan mo sa akin. Sabi ko, ayaw mo na ba nung likod nito? Gagawin ko ng paraan. So nilagyan ko ng mga masking tape and it worked. No? In-record ko from 78. It worked. Kasi sa 78 naman, miski may crack ng maliit. Hindi naman nakalain. Puro crack naman yung nabibinig mostly. Yung karayom na ginagamit mo yata ito, bato eh, hindi ano eh, diamond eh, hindi. ito na naman, ang tatry ulit. Ba, I learned nga, di ba, may gramophone ako, may tatlo palang ano, klase ng karayom nun. Merong high, medium, and low volume. So habang ano, numinipis siya, kung anong gusto mong sound.
Uy, kasi yung Cherry's... amplifier nun, yung lang bilog eh. Yung bilog na oh. Nakatapit. Salamat po, Sir Edilata, for trying again. Makukuha rin yan, makukuha rin yan. Si Ante, Cherry's Bob, cover, ano? Oh. May oh, picture Bob. Daw siya ni ano? Tia Deli. Pag oh, hindi, yeah. Di ba kahit audio, kung talagang mahirapan, oh. Audio. Ay, tumayo yung... Audio lang, it's okay. Oh. So, kasi, ma'am, malakas sa resources ang ano, yung video eh. Oo. Oh. Eh si ano, si Ray Sky. Oo. Oh, alala niyo si Ray. Si Ray Langin, of course. Oh. Birthday nung ala- birthday lang this week, ha? Oo. Oh. Alala ko nung ano, papa siya noon eh. No. May countdown. Oh, this is Ray Sky and for our featured song, it's 5 4 3 2 Juan de la Cruz Band. Ray Langin. Galing mo parin Ray. Teka, si Cherry's Covers, Eddie Ilarde siguro to, hindi Belarde, no? Oh, Ilarde, oh, Ilarde. Of Helen Belarde. Who started as a DJ, biglang nagmimigay na siya ng payong. Oo. Payong pantahanan. Oo. Sabi ko palagi sa ano eh. Sa booth, sa recording room. Ako, I had a long experience with Eddie Ilarde. Mula nung nakabarkada namin yung mga collectors ng records sa Kamuning. No, we ano, and in fact just before he passed away August last year, we met October before that sa party. I didn't know he was undergoing ano, undergoing his dialysis. So si Kuya Eddie, usually yan dadaan sa akin Thursday. Or she would call me mga weekend, Mati, may mga request ng mga ano natin, mga listeners, sabi niya. And the last I remember, ang pinanap niya sa akin, Jose Feliciano's Love Comes from the Most Unexpected Places. Sabi niya, Mati, meron mong ganun title, ang haba. Sabi ko, meron, sige, I'll give you. So, yan, dumain siya sa, dito sa bahay, Wednesday, I think that's the time he goes to BB. Kasi nire-record niya yung program niya sa bahay. May his house, meron siyang mini studio doon as his collection sa Das Marinas. And yun, and it was an on and off, ano, basta may nagre-request sa wala siyang makita, he would call me. So I would, miski yung hindi niya nire-request, and I know some people will be interested in listening, binibigay ko sa kanya. By the way, yung mga tugtog na naririnig nyo, lahat yan galing kay Mathi Fernando, no? Dahil grabe mong ulit tayo yan, eh. Kinukuha lang niya sa rep nila yan, eh, sa refrigerator. Nasa refrigerator, kasi frozen in time. Pero nabanggit ka nila si... Si Mang Nano, eh. Diba si Mang Nano yung telepono? Si, ano, na? Telepono. May record ako ni Mang Nano in Bentot. So, meron akong Nabanggit kanina si Helen ano. There was a time na nagpumasok sa FM si Helen nung mga into the 80s. Kasama niya si Kuya Cesar. Na gusto pa mag-rebrand yata ng daddy mo na Arnie na Tito Cesar kasi siya dun sa program. Dear Tito Cesar. Paklas. Sana 'yon, 'di ba? WKO. 101.9. KO Radio. Kasama no si Nick, Mendoza, si Friendly Nicky. Yeah. Yun. Si Kuya Cesar. Si Friendly Nicky. Umano siya. January last year. Katatapos, kawawala rin ni Nicky. Nick Mendoza, no? Okay. Pangalan. DWOK yata siya nun, George. Nag-KO radio rin yun. Sign on yun eh. Sign on siya, si Nicky. Siya yung magandang morning sa inyo lahat. Si nung wake niya, yun din ang sinabi ko, magandang morning with the letter U. M-O-U-R. Teka, Arnie, matanong kita, no? Ganda ng boses mo. Halos katimbre mo na yung father mo. Hindi ka nagbalak mag-radio? Binalak ko rin. Hanggang ngayon, nagbabalak ko rin. Mm-hmm. Hindi, gusto ko talaga noon, kaya lang nung time na yun, tamang-tama naman ang daddy pa rin on air. Hanggang sa matay niya, nasa DCMM siya eh. Eh tapos maganda yung ano yung mga ginagawa ko ng mga team building. Kaya nag-busy ako lalo dito sa team building programs. Pero sinasabi, pagka mayroong mga racket, kailangan ng bosses dito, ikaw na nga lang. Aha. Yun, tapos na ano naman,
na Arnie, meron na pagbigyan. Meron ako suggestion sa ABS-CBN. Tutal lang dyan si Pablo. Di ba yung kanilang Studio One, yung theater type, named after Dolphy na? Dolphy. Oo. So, dapat yung radio booth ng DZMM now, ipangalan na rin sa daddy mo, Kuya Cesar, radio booth. Oo. Oh. Sana, ganun. Marami siyang... Ayun na. Okay na si Eddie Lark. Pati muna pa kayo. Oh, Eddie, pasensya na. Nakatraso kami. Okay lang po. Hindi, kasi nag-power outage dito sa Kalimantan. Ah! Okay. Wow! Ayun na wala ulit. Kahit Amerika, nagpa-brown out din. Kaya nga, pati itong aming internet, medyo may problema pa. Anyway, pinag-uusapan nyo si Kuya Sakne, Kuya Cesar. Sakne? Sakne. Yan ang tawag namin sa kanya. Pinari ko ang isa sa anak niya. Ikaw? Sino? Si Arnie. Medyo harig mo ang tatay mo, since birth daw sila mag-ama. Oo nga. Ang galing na kumikero ng tatay mo. Pinatawa kami ng husto. Kumusta nanay nga pala? Arnie, nanay daw. Kamusta ang nanay mo? Hindi tayo marinig. Oh, parang nawala yung kanyang ano. Tapos tayo nag-e-echo, no? Yes. May dalawang lupa sa isang lugar. Very close din kami ng... May phone. Hindi lang, maraming salamat. Malaking karangalan na mula California pa, nag-aksaya ka ng oras para sa amin. Hindi, nahiya ako sa'yo, Teddy. O, inindyan tayo ni Binte. Hindi, nag-ano lang. Yung connection din niya. Yung connection ni Tessie. O, maniwala ka dun. Si Binte. Binte? Sabi ko nga, magandang binte, maputi. Extra large pa. Extra large. Eddie, tama ba ng ano? Diwaw Radio ka noon? Diwaw Radio, original. Yes, si Tessie Lagman ang original din. Apat lang kaming original eh. Ako, si Tessie, si Ike Lusada, tsaka si Joey De Leon. Apat lang kami. Okay. Doon kami iniwan ni Joey nung mabuo niya yung Tito Vic and Joey. Mm. Panggabi yata yung time slot niya, tama ba? Oo. Sign off, kumbaga. Ako naman sign on, taga-bukas. Ilang oras kayo doon? Ilang oras kayo doon, mga edit? Ako eh, magtrabaho. Hindi, on the air ako ng 5 oras. So, pagtapos nun, uwi na ako. Ang sarap ng trabaho namin eh. Ang trabaho ko, alas 5 ng umaga hanggang alas 8. Tapos balik ako ng 10 to 12. Mm-hmm. Ang pagitan namin, si Ike ang susunod sa akin. Pagkatapos ko naman si Tessie. Mm-hmm. Kaya sandali lang, tanghali, uwi na ako. Nasusundo ko pa yung mga anak ko sa ano, eskwelahan. Mm-hmm. Yung estilo talaga ng ABS yun eh. Yung two shift. Balik-balik. Si Lito Balquedro, ganun ang ginawa sa amin sa LS. Wala na ba si Lito? Wala na. Bakit ganyan? Nagkakamatayan na, no? Kami na lang yata ni Joey na tira eh. Oo. Oh. Pero hindi, meron pa rin mga iba. Kamukha si Manolo, nandiyan pa. Yeah. Manolo Pabis. Although retired na rin siya sa Double D. Eh, paano? Hindi na siya announcer. Wala na po siya doon. May resort naman siya sa Los Baños eh. O ba talaga? Nakaswimming pa ako doon dati. Ah, ganun ba? Mayaman. Mayaman si Manolo. Ayan si Arnie. Ano nangyari kay Arnie? Mabagal lang internet. Ikaw kasi yung iyong internet. Mabagal. Kuyang sakne. Kamusta nanay mo, Arnie? Bakit si Eddie lang ang walang echo? Lahat tayo may echo. Ayun, nawala na. From California yan eh.
Oo. Walang echo sa California. Alingon ngaw. Ayun, no? Dati, nandyan din ang mami ko. Pati ang kapat sa US. Ano ba lang pati nandito sa Manila? Pasensya na po sa ano mga technical glitch. Nag-power outage daw sila sa ano sa California sa kada Eddie Ilagan. Kaya ngayon eh Teddy, nangangapa pa yung kanyang ano internet. Teddy si Hita wala pa. Si Binti nga, Binti, Binti. Sabi ni Eddie. Ah, Binti. Nahirapan eh, nahirapan mag-connect. Eddie, bahagi ka rin ng Ilagan clan, di ba? Yung sikat na sikat na mga pamilya ng showbiz. Ah, nag-freeze na si Eddie. Oh. Naka-auto-tune na siya. Hindi naman niya tayo ni Ilagan, ano? Oh, hindi, yun. Hindi marunong umilag. Hindi ko alam yun, Ted, na sa kasama pala si mga Eddie sa ano sa ayun nga, kinoconfirm nga natin sa kanya yun. Marami sila doon, sila Angel Esmeralda yan eh, mga pinanggalingan, di ba? Jay Liberty. Tsaka Rudy Fernandez, nandun siya eh, sa clan na yun. Ayun, Arnie, okay na ba? Malinaw na internet mo? Tana. Oo, ano na, mabilis na. Nasaan daw ang mother mo ngayon? Tanong ni Eddie. Diyan sa kwarto niya. Ganon-ganon. Hindi naman mami ko mabilis ang buhay niya. Daddy ko lang mabagal. Hindi, paano ba? Arnie, paano ba istorya nun? Bakit ganon naging estilo niya? Yung mabagal nga. Ang istorya nun? The usual pa rin yung boses niya na ginagamit. Tapos nung nasabi na malumanay po kayo magsalita. Tapos very cool. Tapos sinabi na tapos inisip lang niya na bagalan pa niya lago. Tapos nung nag-superlapping, doon na yung sa superlapping talaga yung ano eh. Pina-exagin. Ayun, exagin. So yun talaga, yung laro na yun, yung Meralco, Ready Kilowatts, at saka nung superlapping cast. All stars. Tapos yun, natuloy yun. Lagi nang ginagawa yun. Tapos pati na sa pagka meron siyang cameo role sa mga movies, ganun kailangan yung ano niya, yung style niya. Identity niya. Oo, ala na, naging tatak na yon. Kaya sabi ko pa, mabagal ang buhay niya. Meron naman siya laging palusot. O bakit ka late? Mabagal yung sinakyan ko eh. Kala ko, Mati, sasabihin niya yung ano eh. Ang bagal nung sinusundan ko eh. Sa laloma pala dumaan. Uniral. Binugos yung naahang ko nga. Uniral cortage pala yung sinusundan. Purubunak niya sa ibabaw. Naglalakad pa yung mga nasa likod na paro. May musika pa. Bakit ba gusto niyong maagad? Pero sinabi yung pati sa pag-aasawa daw dapat slowly but surely. Yun. Tama sa pag-aasawa daw. Natutuwa naman ako yung sinabi niya yun. Kasi totoo nga na hindi ano yun. Kailangan madali. Alala ko pa eh, sana umulan ng ano, pera. Dada yun yung closing niya. Lagi pagka-dosing na niya, bawa, lasong na. Pagkatapos ng lasong, hirit na siya bago yung ID ulit. Umulang sana ng pera. Yung oh, yun daw. Si Don Manolo daw, nasa ano na? DWUN. So, active pa siya. Bale. Kay, ano yan, kay Kuya Rason, di ba? Si Daniel, wish Daniel Rason. Siya naman siya malis ang EDSA. Siya naman na nakakasabay ko noon nung nasa EDSA pa rin siya. Kasi panggabi. Yun yun eh. Nakakasabay kami noon. Sa Double si, B siya sa LS. Hindi ba si Papa Dudut LS yan? Yata, oo.
Oh, yan, no? Oh. Naka-tiempo din ng live, hehe. Sa replay ako madalas makapanood ng live. Nagising ka din. Ha? Thank you. Kapatutot, paki-text nga kung anong station ka. Paano? Alam ko, naririnig ko yung ano nito, pangalan nito. Eh. Yeah. Oh, sa presinto sure madalas. No? Ay, no relation naman yan dun sa anak ni Jawo, ha? Ay, tatakbo mayor. Ano, vice mayor? Vice mayor naman, daw, so yun naman, Junior Dudut yun, hindi Papa Dudut. Oh. Di ba? Ayan. Si ano. Don Manolo pa biso. Eh si ano, si Almusal, naalala nyo? Oh, si Almendez. Ayun. Ayun, sa 97.1 si Papa Dudut. Thank you so yun, much, thank Papa you, Dudut. Ah. Alam mo kung alam mo lang mga history diyan sa booth ninyo, sa station, no? Mangingilabot ka. Mangingilabot. Yan ang mga kwentong kailangan mo talagang halukayin. Papa, may tanong ako sa inyo. Doon sa booth ba niyo nandiyan pa rin yung refrigerator ni Ma'am Paeng, yung may kadena? May tanong ako sa inyo, sino ba na unang magdagdag ng Don sa pangalan? Si Don Pepot o si Don Manolo? Tanong mo nga Don. Bukod sa mga totoong Don, yung totoong Don. May Elizalde, mga ganon. Hindi naman si Don Manolo. Si Don Pepot kasi, Bob, si Don Pepot, kasama ni Orly Punsalan sa Radio Veritas para doon sa lunchbox pag Saturday. Live yun. Live yun sa Rizal Conference Hall ng AB Building. UST 12 to 1. Kasama doon si na ba Don siya Pepot. Nun? Oh, Don Pepot na siya nun. Actually, kasi kasama niya dati si... Si Penggot. Penggot. Oh, Pepot and Penggot. Noong nag-solo, Don Pepot ang kanyang gustong maging... handle. Yan ang kalaban ni Pat Salim at Dinky Doo. Bakit Pepot. Arnie? Yes? Ano na? Pwede magkaroon ng bagong character. Don Kuripot. Yun. Don Kuripot. Si Don Kuripot. Pinanood ko yung isang episode nyo, Sir Hahawa, with the Campus Jacks. Tawa ko ng tawa. Andun pa rin si... Yung multo. Si, may multo ba ron? Lumipat na kami ng studio sa Annex Building. Nasa, uy! Ano pa lang ano nyo? Sa bago na. Nasa bagong building na. Wala nang kilabot yung ihip ng hangin doon. Oo. Hindi na amoy kandila. Amoy pintura na yung ano nila. No? Arnie, hindi ba yung booth naman ng ano ng DCMM? Kita yung lobby tsaka yung labas ng compound ng ABS. Kaya alam mo kung umuulan ng pera. Monitor mo talaga, kitang-kita eh. Pati mga dumadaan eh, kita mo agad eh. Magkasunod sila ni Chadeli noon ano sa program. Oo. Kasunod si Chadeli. Yung original booth ng DCFM, no? After the revolution, doon sa taas ng ano ng bumbero ng ABS-CBN. Yep. Malapit sa Mother Ignacia. Oh, sa Mother Ignacia. No, sa first floor yung bumbero, sa second floor DCMM at saka yung DWKO naging DZO, ZO. Double R. Oh, ito maganda, double R din. Tapos 101 point. Ang maganda noon pag sign on ako noon eh sa zoo, no? Si Nolly Boy doon sa kabila sa MM. Ito na. Gaano pinapainit 'yung makina ng ano nung bumbero. Bumbero. Eh, rinig na rin eh hanggang booth. Hindi naman kasi soundproof, eh, 'di ba? So marin ini-start ganyan. Tapos nung titilaok na 'yung mga manok at saka 'yung mga kambing. Mga alaga. Alam mo bakit? Alam mo ba't doon nilagay 'yung mga booth na 'yon? Kasi 'yung harapan, hindi pa umaalis 'yung Channel 4 doon. Oo. Bago sila lumipat sa Bisaya, sabi niyo. Okay. Kaya kalahati pa lang ng annex 'yung inong ng building yung nasa ABS-CBN uli. Yung other half, hindi pa agad umalis yung Channel 4. Yun ang mga ano namin doon eh. Tapos yung ano pa yung day before kunwari magyayaya yung si Lito Balquiedra, yung boss namin, magyayaya inuman sa juice mug. No? Inanto kami la Noli, eh pag-uwi na mga nakainom na. O Noli, paano to? O unahan bukas kung sino dadating sa ano? Sino unang dadating sa sign-on? Kita mo, nagkakarera kami papasok ng ano ng gate ng ABS. Celeste pa kotse niya. So, salamat kay Adiel Santiago.
Siya rin to. Ayun. Yan. Kapuso, hindi pa po namin naabutan yun. Oo. Oh. Where you belong, ha? Bago pa naging tatap. Yung bang where you belong? Where you belong. Where you belong. Oh. Ayun. No? Ngayon, where you be short. Oh, where you be short. Ayan. Grabe, no? Mati, sino pa mga naalala mo sa radyo ng mga kapanahunan na yun? Si Rick Radam ba naalala mo? Kaka yeah, si familiar Morales, yun. No? Oh, na, oh, si Vic Morales. So, up to sa DWW, si Vic Morales. Yan, si Vic Morales. 774. No? Oh. Yun, he plays old music, so I listen to him. Ano? So, hey, pero halos magkakasabay yan, si Rick Radam, nasa DCRH dati. Oh. Tapos si Vic Morales, mga voiceover announcer sa ABS-CBN. Ang ganda ng boses ng Vic Morales. Kwarta ako, di ba? Nilolo ko si Pepe, si Kalis Chris. Bakit nga ba, Bob? Bakit? Ewan ko, napulot ko lang din yan sa mga contemporary niya na tumatawag sa kanya ng Kalis Chris eh. Nung pinuntahan ko siya sa ano sa WWW dati, hindi ko alam na Kalis Chris ang nickname niya. Basta sabi ko lang, fan ako. Eh, Frank Sinatra, tuloy-tuloy yung tugtog niya noon eh, Sabado. Yeah, nagkakwentuhan pa kaming konti. Kaliskis. Pero late in his life na yan, late in life na. Nakasabay ko yan sa ano eh, nung announcers conference sa Hyatt. Pagka-roommate kami, eh lumabas. No, linak ko na yung pinto. Hindi na nakapasok ng kwarto. Yeah, Arnie, may bumabati sa'yo. Nababasa mo ba? When we... Thanks, BGT. When radio was king. Oh, Artlet ka pala, Arnie? Oo. Batch batch 87. Uh-huh. CA. Communication arts din. Na ang tawag ngayon ay communication second, na lang. Wala na pala. Sa second arts. Floor ka pa noon ng AP building. Sa ano pa ako yung lumang building. Ano muna ako noon eh? Commerce. Tapos tumipat ako ng AB. Kasi yan, layo sa kanila. Oh, yun nga eh. Nasa third floor yung commerce, hindi ba? Yun lang ang dahilan niya. Kahit sa isang dahilan. Ano yung alam mo, pareho tayo? Kami nag-law ka para mas malapit sa law. Pareho tayo, commerce din ako, first sem. Sa resto yun. Oo. Pero second sem, transfer na ako. Tapos pagka malilig ka, kung sinasabi sa amin, ano, tiga-commerce ka, oo, late commerce. Yeah. Isa pang na-encounter ko a few years ago was Joe San Diego. Remember we had a may party dito sa ano sa nato sa government station dito sa ano Circle BR. BR. So it was an anniversary and na-accidente si Joe San Diego and I think she broke a bone. So hindi na siya masyadong mobile. So pero nag-ano siya sa RJ no? Sa BR and then RJ and then BR si Joe San Diego. Hindi ko maalala yung theme song niya eh, pero alam ko meron na ano ko dati na I couldn't remember the title. Sa DZMT pa yung theme song niya yun eh. Midnight ano pa siya midnight. Kasi she went to the stage yata and went back. Yeah. And then nag-try siya sa RJ mga ano, ang gusto niya mga midnight show, di ba? Kasi pang bedroom boys yung boses ni Joe San Diego eh. Meron siyang ano eh, di ba? Meron siyang linya na sinasabi lagi sa simula. Di ba? Parang may ay kami ni Eddie Ilarde. Mabay yung kanya. Alam bang di ba siya yung ano? Si Joe San Diego yung anak ni the famous Judge Lourdes San Diego. Hindi ko alam. Lourdes Paredes San Diego na yun na yun. Pangalan ng main avenue sa Cubao. Main avenue ang iksi ng pangalan niya. Ang haba ng kalato. Justice Lourdes Paredes San Diego Avenue. So yun ang ano eh, no? Oh, si ano, sila ano pa? Si Lito Gorospe was Lito? I met him once. DCMB. Plus the night owl dance party, no? Tapos of last parang nag-BR silang lahat eh, no? Si Lito, yung mga old timers. They won BR. And suddenly, pati si George yata, apektado ng change ng ano, change ng program and format na wala kayong lahat. Ako rin. Ikaw rin ba? Pati si Bob, nawala rin. Hinigop muna kami sandali, tapos niluwa rin. Oh. So, buti naman din. Okay, napapasalamat tayo kay Eddie Ilagan na
keeps on trying. Ano? Oh, okay. Talaga, salamat po. Well, yeah, si Feliz Santa, thank you, Manly. No? Si Feliz Santa Maria was evening DJ at DZMT. Alam mo, galing yung si Feliz, ano eh, paano, yung band namin, tumutugtog sa UP reunion, yung, dati kasi dalawang UP High School, di ba? UP High at saka UP IS. No? Integrated. Tapos, yung original na high school, nandun sila Feliz Santa Maria, si, ang galing sumayo niya si, at saka she's a good, very good writer. She was with DZMT of the Manila Times Group. Kaya nga Manila MT yun eh. Manila Times. That's the middle of the road station of, dun si Jose Diego sa DZMT. DZTM in Tagalog station, and then DZWS was the pop radio station of that network. No, sa Manila Broadcasting naman, DZRH at DZPI. Yun yung mga ano nun. DZPI. George, naalala mo yun. Ano? Nabuta mo ba si Hal Bowie? Oh, si Hal Bowie. Mga tiso yun. Ano, eh. Bob Stewart at si Hal Bowie. Oh. Si Hal Bowie, ano, may kwento dyan eh. Mm-hmm. Nung nauso yung ano, sa ABS to, Arnie, sigurado naalala dati nung daddy mo to eh. Dati kasi ang commercial live. No. Eh so every time may Cosmosar sa parilya commercial, eto na si Hal Bowie yun eh, yung Cosmos with egg. Di ba? Di ba? Live goes on. Live yun. Yung mga sira ulong ano, yung mga sira ulong production, pinalta ng bugok na itlog yung ano, nandun sa set. Edi, Cosmos with egg, binuksan niya yung itlog, hinalo. Pag inong ganyan, namula. Ba? Na commercial was must go on. Hirap kumita ng pera. Ako na ulit si Eddie Ilagan. Tanong na natin sa kanya yung nabitin kung bahagi po kayo ng The Great Ilagan Showbiz Clan. I don't think hindi nakakonnect na siya ng maayos eh dahil photo mi pa rin yung picture. Photo mi pa rin siya eh. Si Arnie ba ng The Great Hal Bowie? Nabutan ba ni Arnie yung photo mi? Oo naman. At least, nabuta, photo ko tinta. Tsaka floro photo. Floro photo, hindi ba yung mga blueprint tinapagawa? Tsaka ano pa, tawag ito, bulog barya yun eh. Oo. Ayun. Yan, tama si Manly Garcia. Marami na alala to dahil puti na yung buhok. Ito sa picture niya. NBC also had DCMB where Bimbo Valdez was SM, si Big Bopper Bimbo, and ang DJ niya si Mike and Davis. Baby Michael. Oo. Baby Michael. At saka si, siyempre si, ano, si Long Tall Howard dun din. Si Dado Roa. Dado Roa was there. No? Siya pa magandang mag-announce. And, ano, si Bobby Nang. Oh, si Bobby Nang. Yung magkapatid, si Larry. Oh, si Larry at saka si Bobby. Yeah. Actually, tapos si Bobby magkapatid din, si Dico Longon, si Jess at saka si Ray Oliver. Yes. Oh. Mas luma. Si Bobby Nang. Si Bobby Nang. Bob, siya yung taga-Canada, di ba, si Bobby? Yeah, yung nagturo sa atin noong early sa going. ABC5, sa no? Hmm. Ayun, no? DJ sa ano yun? Announcer sa Canada. No? And he also hosted yung ano, jam session. Mm-hmm. Yun ang kalaban ng Night Owl Dance Night Party. Owl, Night Owl kasi Channel 11 sa Channel 3 ABS noon. Jam session. Iba pa Channel 9 noon eh. CBN lang ang Channel 9 noon eh. Alam niyo ba yung theme song ng Night Owl? Ano? Hindi. Sa Celtics, yung 707. Ah, yung 707. Mm-hmm. Oh. Si Ray 707. Sanchez and the Celtics. Oh, right. Oh, Channel 11. Ginagawa 'yon sa ano eh, sa roof deck ng Manila Broadcasting. At mga usually pumupunta doon para mag-party na naka-necktie pa, mga taga-Arellano. Bakit taga-Arellano mga pumupunta doon, Mati? Eh malapit yata 'yung school nila. Malapit. kaya sila 'yung ano. Yung po 'yung masagana building ngayon. Oh, 'yung masagana Telemart. Telemart. Katabi ng Hialay. Natapin ang office ko doon. May entrance yun sa, ano ba yung kalye? Kalaw. Ayan na si Andy lang. MB, meron entrance sa in front of Pataf Avenue. Daddy, can you hear me? Gumagalaw na. Oo. There. Ano ba ang telepono? Sir, tanongin namin yung nabitin na tanong. Bahagi ka ba ng, ano, Ilagan message? Ah, Ilagan message tuloy. Ilagan showbiz clan. Ilagan showbiz clan.
Sa kanya yung echo. Sa kanya nagagaling yung echo. Hello? Yes po. Nadidinig namin kayo. Hello. Yan. Yan, okay na. Frozen delight na naman. Talagang mahirap pala yung connection. Kala natin, dito lang sa Pilipinas yan. Dahil nagkandaloko-loko lang kuryente nila daw. Oo, correct, correct. Nangyayari rin sa kanila, no? Oo. Oh. Hindi mo may iwasan talaga yung mga ganyan. Pero tanongin ko lang si Arnie. Arnie, ikaw ba meron kang ano? Meron ka bang Maserati? Tsaka yung Lamborghini? Ako? Ano? Practically speaking, marami akong Porsche. Sa mukha. Porsche. Sa akin. Hindi niya na. Hindi Maserati. Sira lang. Marami naman ditong na may Porsche, Ted, eh. Porsche evacuation. Oh, Porsche evacuation na yun. Napilitan, ha? Well, si, ano, naalala ko si Johnny De Leon, ha? Yung sidekick niya, si Ngongo. Oh, si Ngongo. Diba, meron silang ano nun, eh. Batang manis! Yeah, yung commercial nila. Sa, ano, Batang Matinis. Yeah, no? Oh, Johnny, how you can love. Yung famous line naman yan, di ba, mga misis? Maligo na kayo, darating na si Mr. Oo. Oh, dapat abay. Di ba? Tapos, meron pa siyang ano, yung kumakatok lang ng stick, tapos sipit, marka demonyo. Sipit, marka demonyo. Sipit? Walang, oo, sipit. Yung pagka masasampay ka. Sampay, yun. Sipit. Marka demonyo. Pero brand talaga yun na ina-advertise niya. I don't really know, pero parati yun, commercial side. Yeah, matatawa ka dun eh. Nung nagbukas yung broadcast center, di lumipat na lahat dyan sa Ball Avenue, no, sa Sergeant Esguerra. Ang booth ng DZAQ nun, at saka ng yung FM, DZYK, magkatabi yun eh, yung pinaka-showcase nila eh, ang laki. Johnny De Leon, poprograma eh, walang ilaw. Walang ilaw yung kwarto. No, kaya lang naka-sunglasses. No? Tapos yun, tutugtog tape caster, diba? Yung parang cartridge. Pagkatapos ng commercial, kukunin yung cartridge, binabato sa likod, singongo taga-salo. pero ano ah, may recording ako ni... May recording ako ni Ngongo, ah, 45. Oh, recording yun. Alam mo yung kanta? Fernando's Hideaway. Ay, no. Team song mo yun, Mati. Team song mo. Fernando's Hideaway. Kaya nga nagtago ako eh. Hindi, maganda din yung refrain eh. Tan-tan, tararan, tan-tan. Tingma gano'n, no? Talaga, pinagtsagaan nila i-record yun? Oo, meron. Andiyan, meron ako. Alam mo, ito si itlong si Manly Garcia, dapat kasali na sa Boomers Banquet to eh. Oo nga. When NBC on Taft burned down, nandun ka, TV 11 went to Project 4. Actually, nandun pa eh. No? Malapit yun sa studio namin, eh, dun sa rehearsal studio namin. While the radio stations, DCPI, MB, and RH, moved an old building on Calle de la Industria in Binondo along the Pasig River. Galing ano? Manly, thank you so much. Galing mo. Ikaw ay isang alamat. Ayun, ang sabi ni Ed Barbosa, pakireset lang po yung modem router para ma-refresh yung connectivity. Para kay Eddie Ilagan siguro yan. Yeah. Oy, dapat i-distinguish pala natin yung mga binanggit natin mga radio personalities. Karamihan yon mga swelduhan ng istasyon. Pero may mga katulad ni Damian Soto na black timer. Di ba? Doroy Valencia, ganun din. Doroy Valencia. Si Doroy naman kasi was a columnist of Manila Times. Tapos ano, may programa siya dati sa DZ. Gentle people of the Philippines, how do you do? Let's talk it over a cup of coffee. Di ba? Ganun yan eh. Kaya lang, pero ano, ganda-ganda nang nag-i-intro sa kanya, eh, no? Over a cup of coffee with Teodoro Valencia. Bigyan siya. Gentle people.
No. Kaya lang, alam mo mapapansin mo noon, ang criteria yata dati sa ano eh, sa pagiging announcer, dapat pag magsalita ka, nanginginig yung woofer ng ano ng speaker. Yung sumasayaw. Or kung may baso ka ng tubig, dapat kumakalog yung tubig dun sa baso. Good evening. Wow, so kung wala kang impact, hindi ka sali. Oo. Oh. Diba? Hindi pwede yung ano eh. Yung boses matutina. Yan yan. Pero si matutina, ano rin, komentarista rin siya, di ba? Yes. So, Nag-DWBL siya for the longest time nung All Talk na yun. Si Evelyn Bontogon. Evelyn Bontogon. Oo. Teka, may message si Roy. Tingnan natin. Makatapos na. Si Roy? Si Roy. Yung ano natin? Yung supplier. Ted, eto na. Na-print ko na. Ano? Ayun yung design. Hindi. Dalawang design kulay. Makati. Ha? Diba? Oo. Akala ko hindi niyo ako bibigyan. Nag-a-advertise na rin ako nito eh. Oh. Oo nga eh. Finish your room. Ah, ano size mo ba, Mati? Ano size mo? May kasamang box ng Rustans. Large ka ba? Kasi, walang bayad large? To for swapping lang, Uniqlo. Kasi padala mo sa akin. Padala mo sa akin size mo at address. Yeah, sure. Ako size ko is 2. Kunin ko next week. Ano yung Arnie? Ano yung size mo, Arnie? Extra medium. Extra medium. Pag tinanong ko, extra medium. Medium malaki, medium maliit, extra medium. Anyway, si Ben Anaceto used to be in radio, right? Yes, yes. Yeah, oo. Pati asawa niya. And then, si Mila. He has a book. Ito. Stay tuned. Gandang libro nito. Ah, yung History of Philippine Radio? Yes. Oh. Magandang libro. Na-meet ko si Ben Aniceto pagbalik niya na ng Pilipinas noong early 90s na meron siyang isang programang maliit sa DWIZ. DWIZ. Yung ano na, IZ na hindi pa radio nun. Ano na, talk na, di ba? Talk na. Oh. 90s na. Yung mga ano din eh, no? Like, yung IZ na ng ano, nabili na ng Kabangon Chua Group. Yeah, so. So, iba naman, nag-author din. No? Like si Eddie Larden, nung nag-ano siya, meron na seniors. Siyang mga book for seniors. So, he concentrated on uplifting yung mga, siyempre yung mga listeners niya, puro ano, naalala ko mag-organize siya ng party dyan sa Quezon Circle or dun sa dome, sky dome ng SM. Puro seniors nagsasayaw. Siyempre naman si Eddie Larde was the student canteen voice. No? Siya talaga yung nagpatakbo noon. Nung panahon ng radyo pa yung student canteen. Or CBN canteen pala for that matter. Yun ang pangalan. Mm-hmm. Sila ni Ledesma, ni Bobby. Bobby. Ni Lila. Ledesma. Alam mo, magkakasunan sila. Lila, namatay si Lila just during the start of the COVID eh. Yeah. She died of COVID, di ba? Oh yeah. Si Eddie, August. And then, si Sylvia, yung wife ni Eddie Larde, followed a few months later. Kaya nagkasunod-sunod sila. So, hindi ko lang alam kung ano nangyari doon sa collections niya, doon sa, ano, sa bahay niya. Pero yung anak niya is on a home shopping network. Home shopping, yeah. Oo. Home shopping. Yun nga sabi niya sa akin. Si Jesse Colongan, I've been trying to connect. Eh. Nasa Facebook eh, pero hindi nag-reply. Ah, ganun ba? Dati nag-ano siya eh, nagle-lector sa Santo Domingo, yun ang huli kong alam. Pero that was in the 90s. Patagal na yan. Oo, yeah. Ano, kasi nasa may bandang ano lang siya nakatira noon eh, sa may Timog area. Siya yung for the longest time, siya yung boses ng DWBR at saka DWIM. Musical souvenirs, yung favorite kong ano niya. After lunch, magandang program. Ikaw, George, yung pumalit ko, ano? Reflections? Golden Reflections. Oo. Just the Coloma. Banggitin naman natin yung mga artista o showbiz personalities na nag-radio later. Marami sa kanila nag-drama actually. Drama. Yung radio drama. Marami mga alamat na nandyan eh. In fact, maswerte nga ako nung
nung nahila ko ni George sa WLS nung simula ng aking career. Salamat nga pala George, simula ng aking career sa iyo. Nakasalamuha ko doon yung mga Alamat, sila Jaime de la Rosa, Manolo Favis, si Betty Mendez, si Augusto Bicta, yung mga nakikita ko doon, no? Si Mang Paeng, tapos si Herman Moreno, Helen, of course, Helen Vela. Ang bigat hindi lang niya inabutan doon, si hindi lang niya inabutan doon, si Tino Lapus at saka Eskwela Monti. Si Cathy. Eskwela Monti. Si Uncle Bob nga, nakatrabaho ko pa, biro mo. Masaya. Hindi, alam niyo ba, si Willie Nett, yung isang guest natin, nag-radio din yan, AM. Sa RMN, DCXL. Alam mo, Teddy, lahat naman nun, AM pa nun eh. Oo. Kaya, linawin mo. Kasi, pareho kasi lang naman yan. Nung nag-radio siya, sikat na ang FM. Nag-AM siya, DCXL nga, pero hindi ABS, kundi RMN. Umaga RMN, siya. Yeah. Oo. RMN. Kasi nauso noon yung mga gumagaya ng boses si ano pangalan ng taga ABS na si Neil. Neil Ocampo. Neil Ocampo, tama ba? Yeah. The late Neil Ocampo. Si ano, I remember Butch Gonzales. That was a mellow touch. Oo, pero he had an AM show sa XL. Sinaalalayan namin noon. So parang all this program, mga music, and then you can phone in after an hour. The second hour will be a question and answer portion. So you raise a question, we will answer sa booth, from the booth. Pagka hindi namin nasagot or nasagot namin, the caller will also ask a question. Kami mag-uuna mag-question, somebody will answer it. Palitan ng ano. So, we won the Catholic Mass Media Award. Special program kami featuring the tawag ng tanghalan. Ang title ng program was Mr. Memory. I was there with Alex Cao, si Ponciap, no? Kami yung nagtutulong. Si Alex Cao. Yeah. Magtatayo tayo ng ganung programa ngayon, Mr. Memory Lost na tayo. Oh. Sabi ko nga, sumali siya noon eh. I talked to him nung yung after the DM ba 'yon, yung station nila doon sa XL. Sabi niya ini-invite nga daw siya pero he wasn't able. Nasa probinsya na siya. Sayang, wala si Eddie lahat talaga. Wala si Mang Eddie lagi. Pero, yan. Anyway, appreciate actually, namin yung attempt. Actually, in DZXL was ABS-CBN rin before. Yes, originally. Yan yung hindi ko alam noon. Katapat noon nung DCAQ nga. Hindi, dahil yung DZXL was part of Chronicle Broadcasting. Yes. DZAQ was ABS. Yeah. Kung nag-merge sila, nasama na rin. ABS-CBN. Ikaw, Arnie, anong earliest memory mo ng earliest memory mo sa radio career ng daddy mo? Yun nga, kasi before, magkasunod sila ng Tia Denny. Eh, may time na sumasama ako sa daddy eh. Nung time na yun, pagkalalabas namin yan si Tia Denny, nakapostura talaga siya. Grabe, no? Nakapostura na, as makikita mo, habang kausap niya yung microphone, talaga nakangiti siya. Tapos sabi ko sa daddy ko, para po talagang meron siyang kausap. Kasi yung daddy ko, pagka habang nagsasalita, kung saan tumitingin yun. Makamula ng dollar. Makamula ng dollar. Talagang nakatingin. Tapos yung bang akala mo, camera. Yun ang pakaibakay po doon. Kaya hindi ko makalimutan. Pero napakabait na tao. Oy, taga-parang. Arnie, tama ba? Taga-parang Marikina? Marikina. Parang yung kinukwento niya, oo. Oh. Oh, tiga Mariki. Matagal siya doon. Ano siya doon? Kulto. Kailangan lang niya nga doon. Bulto. De, kultura kasi ng ABS-CBN yun eh. Actually, even before martial law, ang mga announcers dati doon were required to wear a necktie. Mm. Ganun ka, dapat formal ka. Kahit sa radyo ka lang, dapat bihis ka.
So, naano yun eh, nasunod yung kulturang yun eh. Si Tia Deli, ganun, no? Actually, yung asawa ni Ben Aniceto, nakilala, chief announcer namin yung DZLM, my very first radio station, no? Sabi nga eh, alam na alam mo pag nandun na si Mila eh. Why? Ang bango ng buong building. Oo. Maaling nga sa... Oo. Si Tia Deli, ganun din eh. Pababa pala ng kotse yun. Alam mo, nandun na si Tia Deli. Dahil paparamdam na kagad. Oo. Ganun lang ano. Galing. Galing ng mga... Iba eh. Iba yung kultura dati ng radyo eh. Ngayon yata kahit yung panahon na yun. Naka-shorts ka eh. Pwede na eh, no? So, ang panahon na yun, ay, hindi. Ano, yun ang tatanong natin, ngayon. Arnie, makakabalik pa ba ang radyo bilang king of the airwaves? Ay, dahil sa multimedia tayo ngayon, ibang-iba na eh. Kasi, alam mo, before, talagang everybody's listening to the radio. As in everybody. Tapos maganda nga sana ngayon eh, lahat ngayon ng mga Bluetooth speakers, ngayon yung FM radio, pero kakaunti ang ano ang listeners compared before. Meron pa rin lalo na yung mga nasa kotse. Kaya nakikinig sa radio. Pero hindi tulad ng dati pati yung mga naglalaba tsaka yung mga nakabantay sa ano sa bodega tsaka sa mga stores. Makikita mo lahat nakikinig sa radio. Kaya yung ibang mga namimit ko ay, kilala ko daddy mo, nakikinig ako dati sa daddy mo, tsaka sumulat pa ako doon. Pero ang dami nila. Pero ngayon, hindi eh. Tsaka ngayon, may YouTube pa. Kahit sino, pwede magkaroon ng channel. Tapos, iba, iba na nga ngayon eh. Oh, tapos iba pa, yun ang hindi lang maganda sa ngayon, ano na, yung iba kasi medyo mahalay. At tsaka, yung iba pa, yung sinasabi sa akin ng daddy ko before, wag na wag ka magmumura sa harap ng tao o sa harap ng mikropono. Oh. Ay! Arnie! Hindi naabutan. Hindi naabutan nung nasa Malacanang ngayon. Hindi. Ang pangyayari ng Ilagan. Yan nga. Kasi sinabi niya sa akin yun kasi ang sabi ng daddy, you are what you say. Yes. Correct. Totoo naman, yan. Correct. Mati, do you pero, agree? Do you agree yes, with Arnie? Yes, I agree. Oo. Eh, spin win. Spin win. Hindi, ano, yung effort namin nga, maghanap ka ng, ano, yung challenge ng araw, maghanap ka ng mga tugtog. Yung ngayon, ano mo lang sa Spotify, lumalabas na, labas na sa YouTube. Grabe, eh. Grabe sa Spotify, oh, lahat makikita mo na dun eh. Pati yung mga rarities nandun eh. Nandun. Pati po yung version. Yung iba't ibang version mismo nandun eh, hindi lang yung original version. Just write the title and everything is there. Wala ka nang ano, wala nang walang challenge eh. Unlike noon na may makakaisip, "Hoy, yung kantang ganito no. Saan meron noon? Sino meron noon?" So, your challenge to look for them. Ang ano nga namin noon pag binebenta namin ng radio dati, why radio gaganyan yung advertiser? Simple. Magsasaka ka ba? Pwede ka magdala ng television sa ano sa ibabaw ng kalabaw. Hindi naman, hindi ba? Radyo. May antena pwede. Naman yung kalabaw. So, lalagyan mo pa alam rin in between ng antena para sa... Ayan, si Johnny Floho. Hi, Johnny. Si Johnny, naalala rin niya lahat ng mga sinaunang panahon dahil ano yan eh. Ay, si Manolo. Retired yan sa ano eh. Sa USAP. Ang palayaw naman yan. Manolo, boots, pavis. Ano yung boots? Abot-bot. Ayoko sabihin, Mati. Ikaw yun ah. Si Eddie, ang dami sanang punchline kung makakakonnect lang sa atin. Oh, eh, no? Ang daming makikwento ni Eddie Lagan. Ano itong sinasabi si Eddie, nakikita natin sa TV nun eh. Oo. Oh. Nakita ko rin siya sa TV nun. Yung apro niya. Siya, eh. Apro. Oo, oh, Eddie Lagan. Magkasabay kami ni Manolo sa Stella Maris College. Ano kaya yun? Ano? Di kasi yung Stella Maris, di ba yung unahan, no, naging mga may bookstore, naging commercial area. Baka doon sa area na yung sila nag-aabot. Stella Maris. Ang ganda-ganda lang. Parang silang may sinusundo. Meron. Alam ko. Ba't alam mo ba?
Alam mo ba, parang meron pa rin. All girls imagine ko lang. All girls school dating ano, Stella Maris. Oh, ang mga section ng green, aqua, ganun ang mga section. Subukan na natin si Eddie Ilagan kung maayos. Wala, na yung statua pa rin eh. Statua pa rin. Ngayon, hindi mo makita yung Stella Maris naglagay ng commercial center. Oh. Yun na nga sa harap eh. Nawala yung buong lawn nila eh. Yung diba? Sa harap. Ganda-ganda ng lawn nun. Na recessed yung building dun sa medyo malayo. Ang laki ng driveway. Ano yun? Maraming ganun na layout. Dati, ng mga eskwela. Ano parang Lasal. Economics. Kita mo from the street. Economics. Sayang kita. Yeah, economics. Actually, yeah. So, alam ko yung mga history ng mga ganun. Hindi, tsaka ano rin daw, from legend, na yung marami daw kasing nakaganon sa fence, nakasilip. Mm-hmm. Eh, yung quality yeah, ng mga nandun sa fence at nakasilip na hindi na type ng mga madre. At tsaka yung mga nagpapatak. Tsaka ano rin, sound buffer din. Nung naging traffic, ano na rin eh, maingay, no? So, nagiging buffer nung ano, noise buffer. Katapat nun yung honing eh. Oh, marami doon. Pilero yun. Pati Mamulok. Bandang doon din. Nalala ko pa si Rod Navarro noon ang ina-advertise niya yung Hawking House. Yeah. Ulit-ulit ba niya sinasabi? Hawking si Rod, House. Si Rod, mahilig din sa mga kotse, yung mga mamahalin, di ba? American cars. Yung mga, oh, ano, mga Cadillac, mga gano'n naman dyan. Oh. Oh. Si Al Mendez din may gano'n eh. May Cadillac siya dati, kulay pink. Dinadala niya sa double B noon. Kaya lang pag nagsa-start yun, pag umaandar na yung makina, tunog diesel, kinabita ng ano, ng makina na Isuzu. Yung kadila. Ang tawag dyan, Joy, tawag dyan ngayon, hybrid. Natawa ako nung first time ko, ano yan. O, sige, George, ha? Pag gano'n niya, gumagano'n yun. Ba't naging ganyan ang tunog ng kadila? Ngayon yung hybrid electric and ano gasoline engine. Yeah. Yung kanya. Ano, gasoline body pero diesel engine. Diesel engine. Kaya pag redondo na, nakakahiya eh. Mawawala na kami ng kuryente ha. Pag mawala ako. Ah, kayo din? Oo. Wow. Ikaw din? Hanapin mo. Pag hindi raw ako makapagbayad ngayon. Ikaw pala may kagagawan. George, turuan kita ng sekreto. Hindi naman nila tinatangay yung metro, eh, binabaliktad lang nila. Binabaliktad. Paglabas mo, balik rin mo ulit. Hintay mo lang. Hindi. Hindi, at saka gimmick dyan. Gimmick dyan, ano? Bigyan mo ng, ano? Bigyan mo ng, ano, ng 200 yung, ano, yung taga, Tuputol. Ano? Wag mo nang, ano, wag mo nang balikta rin, no? Tapos babayaran ko bukas, no? Para sa'yo na itong disconnection fee. For the convenience. Or unahan mo na lang siya, baliktarin mo na muna para tingnan baliktad mo. May may kaibigan ako sa condo, nakatira. Puputulan siya. Alam mo ginawa? Kumuha ng mahabang-mahaba extension, kinapit doon sa corridor. Oo nga. Sa corridor kasi may kuryente, di ba? May kuryente. May pag-usapan natin yung ano, saan kayo nakikinig? Anong klase? Transistor radio ba? O yung malalaking ano? Anong marka nun? Na radio? Abigon. Marami. Radio Abigon. Well. Abigon. Radio Well. Abigon. Ano? Kami no, may transistor Abigon. Radio kami. May transistor radio kami, ganyang kalaki. Yung may jacket. Yung may... Leather. Oh, leather. Ano yung Sony yan? National. Sony at saka National. National at saka Sony. Oo. Japanese so, lang ang may transistor doon. Pero meron din kami nung malaki. Yung malaki talaga. Yung console? Di tubo. Oh. Yung may short wave? Di tubo. Oh. Yun yung mga taga Arroyo gumagawa nga nun eh. Project lang ano? Project DIY. Project lang ngayon. Carbon lang yun eh. Ano yan? AM lang yan. Walang FM. Pero di tubo. Yung dial niya, gumaganon. Ang mahirap sa detubo, hintay muna uminit para gumanda yung tunog. Nagkakaroon ng volume. Oo. Nakakatawa pa nun. Hinahanap ko kung ano yung band. Kasi AM dapat, di ba? AM at FM. Eh, nakalagay MW. Mga pala medium wave. Medium wave. Medium wave yun. Parang, ito, parang si AM din yun.
Jerry Gonzalez, naalala naman si Bobby Nang, Jeannie Pia. Si Jeannie Pia. Co-host ni Bobby Nang. Oo, oh, ang ganda ng boses niyan, ang lalim ng boses niyan. Yung asawa niyan, dancer ng ano, Insiders. Insiders. Si, ano pangalan nun? Yung sikat na dancer. Si Dancel, si Laura... Laura Danau. Laura Danau. Yan ang asawa ni Jeannie Pia. No? Mm-hmm. Ay, si Jeannie din, ano, ah. Hosted Insiders. Mm-hmm. Meron ding sports coverage sa radyo noon, Baba. Oh yeah. Oh. Si Joe Cantaga, siyempre, si... napapakinggan na natin noon. Hindi 'yun, si Willie Hernandez ang pinaka matuloy. Oh, Willie Hernandez. Tapos si sa baseball Kuch. Naman si Rick Tiero. Rick Tiero. Yeah. Oh. Si Willie Hernandez, MBC noon. Oh, MBC. Channel 11. Yun yung mahilig magbansag sa mga player ng ano, commercial. Bear Brand Billy, tawag niya kay Billy Robinson. Natandaan niyo ba yun? Ganun ba? Si, siyang nagbansag ng haba-haba kay Abarientos. Oo, oh, haba-haba Abarientos. Virgilio Abarientos. Yan. Tapos si tapos Rudy Kutz nga tawag niya kay Katche. Oo, anak niya si Ben Hernandez na naling kay Helen Vela. Ganun ba? Si BSH? Oo, oh, alam ni Mati yan. Tama, Mati, no? Ah! Ay, ito. Yung kanon. May gawa ng ano eh. Counterpart ni Damian Soto, si Roger Arienda, si Bomba. Oh, si okay. Bomba. Umanaw na rin yata si Roger. Tsaka nakulong yun. Oo, oh, nakulong. Oh, nakulong pa na. Oh. Na martial law yun eh. Ayun, DRB. Yung mga radyo ng DRB, sabi ni Mandy Garcia, DRB stands for Del Rosario Brothers. Brothers. No? Oh. Sila, yan. Oh, sila nagpasok ng national dati. Appliances. No? Panasonic na, tsaka Technics. No? Ayun, national tsaka appliances. Yung paro, okay. Del Rosario. Oh, Del Rosario. Mm. Oh. Tapos yung ano, singer sewing machine, DRB din. Yes. Ah, ganun ba? Oo. Yeah, okay. Yung Trebel ba kanila? Hindi. Iba yun. Hindi, si ano yon, ibang Del Rosario yun. Del Rosario, si Bert Del Rosario yun. No? Yung Trebel at saka yung, bali yung ano, yung one-man band. One yung man band, OMB. OMB. Yung, yun ang original karaoke. DRB rin ba ba, ano, George, yung may-ari ng Volkswagen? Hindi. Guevara yun. DMG. Domingo Guevara. Tama. Hindi abi no? Nandun yan sa may Santa Mesa may nagtahan. Oo. Yung nila. Si Mati pag business side alam na alam eh, pero pag yung mga love life parang umiiwas si Mati. Eh ano lang eh. Eh ayokong chismis. Dito po yun. Dito yun. Titulad na iba dyan. Hindi yung lovingly yours Helen ang producer talaga nun. Si Ben. Hernandez. Oh. Cafeteria Aroma, si Ben din, di ba? Oh, si Ben. Tsaka yung ano, yung nung marami ng pera si Ben, rinuduce niya yung Roman Rapido. Roman, FPJ. Naglakas loob siyang, ano yan, no? Yun ang unang-unang production na hindi si FPJ ang nag-produce. Kaya lang ang ano doon, pinadala muna niya ng kabayo si FPJ bago niya nakausap. Yung ganun pala yun. Kabayo palang katapat. Oo. FPJ. Kabayo. Yun ang ano noon eh. Kami kasi nag-promote noon sa LS noon eh. Roman Rapido. Can you imagine Roman WLS Rapido. Tapos Roman Rapido? Dahil si Ben na yung connection. Oo. Ayun. Si Ben din yung ano, nag-produce ng Birch Tree commercial. Yung Dutch, girl si Hel. Si yung Dutch girl si ano si Helen Vela. Mas kakulay niya yung baka. Oo. Kakulay niya. Black and white din yung ano baka nakaganyan. Ano yan eh? Si Newton sa Eindhoven sa Holland talaga. Si Edgar Barcial ang director. Eh, mami ko, nung backdrop eh. Baka din, dito lang sa may UP, yung naglalakad yung meron, ano, yung may daladala mga yantok. Oo. Oh. Okay na yun. Okay na yun. Oh, dati nga, maraming baka sa Quirino Highway, dyan sa ano, sa Novaliches. Natutulog nga doon sa gitna ng kalye. Yeah, tsaka paano mamalalaman kung abroad yung baka o hindi? Diba? Oh. Siyempre, para enjoy sila. Uy, si Chris De Vera. Chris De Vera, mahilig naman niya.
Maganda rin ang boses niyan eh. Mahilig sa motorsiklo yan si Chris Rivera. Para si Chiquito yan eh. May anak na naging artista ba yan? Parang familiar din yung pangalan. Si Chiquito? Hindi, si Chris Rivera. wala na sa isip ko. Pero ang kasabay ni Chris Rivera si Vic Pasha eh. Yan. Vic Pasha. Maganda rin ang boses si Vic Pasha. Oo. Johnny Wilson, yung anak niya, di ba? Yan, ano, si Monique. Tsaka si Monique yung nasa stage ngayon. Michael. Oh, June Alba of the Philippines. Si parating siya sabi. Alba of the Philippines. Si Jerry Gonzalez, ang dami na, kaklase ko yun eh. Kaklase ko yun ng high school eh. Ang dami na alaala ni Jerry. Oh. Galing. Maraming salamat, Jerry. He's in Los Angeles, by the way. No, doon siya based sa... Hindi makapasok si Mang Eddie talaga. Kaya, oh, yeah, no? Pero keeps on trying, di ba? Kaya nakakatawa naman. Yan, ganyan talaga yung power outing sa kanila, no? Oo. Oh, talagang maitim eh, no? Matirin talaga yun. Black out talaga. Black out, o. Oh. Arne, anong kaibahan ng black out at brown out? Ano pagkakaiba? Oo, sa blackout, si Norman ang nawala. Sa brownout, si Ricardo. Ricardo. Ginaya lang kita, Arnie, ha? Thank you, ha? Bigyan kita ng chiclet dyan, eh. Chiclet. The chiclet. The chiclet na bang gamay? Hindi, hindi ko alam, eh. Parang double meat lang nakikita ko. Oh, ito now. Tinext ko si Tessie. Sabi ko, tatawagan ko sa messenger. Tapos, papakita na lang natin kung may tanong din tayo, ha. Subukan ko ito, ha. Okay lang daw, eh. Para at least marinig na lang siya. Salamat kung ganun. Ah, si isa Tessie pang distributor ng ano, ng mga appliances noon, is Mild Steel. Mga Admiral appliances. Oh. Admiral. Admirals. Oh. Hello, Ma'am Tessie. Kayong predecessor ng magsasara na automatic center. Si Eddie Ilagan naman. Nawawala-wala rin. Brownout daw sa kanila kanina eh. Oo, oo, oo. May ano, on-air ako ha. Baka may tanong o gusto kang sabihin. May tanong ba kayo, Bob, George, kay Tessie Lagman? Bob, bakit kayo tinawag na... Bakit ka tinawag na ano, ni Eddie Ilagan? Tinawag kang Binte. May bansag daw sa iyo si Eddie, si Binte. Eddie, buisit ka daw. Nagtatawag mo siya, Binte. Tapos, ma'am, anong station kayo noon unang-una? Diwaw Radio na rin siya. Original nga silang apat. Mo, eh. Anong time slot mo, ma'am? Uy, tatlo. 1 to 2, 3 to 5, 7 to 9. Nakakasweldo naman ba kayo ng maayos? Ay, dalawang oras. Nakakasweldo naman ba kayo ng maayos nun? Tatlong beses kayong pinauupo sa isang araw. Tatlong hulog din yung sweldo. Ganda yun. Ganyan niya ako kamahal. Ma'am, anong pinakaano nyo? Pinaka unforgettable experience sa loob ng Diwaw booth. Ay no, nag-uumpisa pa lang ako. Ano po 'yon? Ano mga naganap sa buhay niyo noon? Yeah, sabi na nila tinanggalan kayo po ng ano? Turntable. Ah, ng turntable! Wow! Ganyan sila kababait. Parang ini-initiate kayo sa radio broadcasting. Yeah, kumbaga siguro, they wanted to find out kung gagawin ko. Reaction mo, no? Pero lumabas din kayo sa TV doon dati, ma'am, after o habang nasa Diwaw ka? No, hindi sa TV. Pa-p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 
Mm. Ah, yes, operetang putol-putol. Andun ako, I was the teacher, tapos sa principal naman si malaking nawari. Okay, okay. Si Ben David naging diwaw din, tama ba? No, nasa ano lang siya, sa drama. Ah, sa drama lang, okay. Oh, hindi! De, kailan kasi nag-WWA si Ben eh. Oo, naalala ko po na yung sinasabi niya, ikalabing metong naning bengi. Yung oras. Alas 11 pala yon, alas 11 ng ating gabi. Pero ma'am, oo, yung picture dati, pina-identify ko kung ikaw nga yun, student canteen ba yun? Na nandun ka? Ah, oras ng ligaya. Yun, tama. Mm. May picture. Na, sila Oscar Obligasyon. Oo, na nandun siya. Doro. Pina-identify ko nga sa kanya. Si Vic Bas. Siya nga yun. Si Doro. Doro. Tony Santos Jr. Hindi na, napapakinggan mo ba si, ano, Binte? Ayaw tumayo talaga kaya. Ay, ano po eh, nahihirapan siya ulit mag-connect eh. Kasi nagkaroon daw ng blackout o brownout sa California. Blackout. Power outage. Ikaw naman, anong tawag mo kay Eddie Ilagan? Kung binti ang ano sa'yo, alias? Mata. Ah, okay. Si medyo malaki ang ano niya. Kaya nga dilat. Kaya nga Eddie. Pero afro siya noon. Naka-afro, di ba? Oo, masaya. Pero isa kayong dalawa sa mga pinakabatang personalidad noon sa Diwaw. Ay, hindi matanda siya sa akin. Gaano ka, ano, gaano kalaki? Okay, bunso na. Oo. Ma'am, kayo ngayon, wala na kayo sa DWBL, no? Wala na kayo sa radio? Ngayon? Wala na. Ah, lang. Ginagawa. Kasama niyo ba si Rafael Centenera? Ventilador. Ay, electric fan pala yun. Naalala ko tuloy si Rod Navarro. Mahangin family. Yung tama ba ba ang title? Sama-sama? Ayon, sa mga awiting sariling atin. OPM, okay. Tama po, tama. Tapos magaling din kayong singer eh. May plaka siya eh. Sabi ni Bob, may plaka ka nga raw eh. At nasa Spotify, I think. Oo, yung 45 nga. Pero nasa Spotify daw ngayon, sabi ni Bob. Baka hindi nakakakubra, Bob. Naiisahan eh. Oo. Bago ituloy ni Ted, Louis Mac, kwentuhan na lang tayo sa ibang pagkakataon. Pero hindi naman kami lahat DJs. Kami lang ni George yata ng panahon yun sa mga nandito. Yun, kasi may mga nag-request pa naman sa mga kanta ko. Kaya sinamot na. Ma'am, baka may message ka sa mga taga-subaybay ng Boomers Banquet. Tapat mo sa mic, Ted. Oh, tapat mo sa mic. Mic mo. Yan. Thank you very much, Teddy, for giving me this opportunity na mag-guest mo dito sa program na ito at sa mga lahat ng mga viewers and huwag lang si Teddy yung pakinggan. Kasama po natin si Bob tsaka si George, mga katoto natin sa Boomers. At ngayon, sama rin natin sa Boomers si Arnie tsaka si Mathi
At ang si Eddie Ilagan na nahihirapan mag-connect, napuputol po yung kanyang connection. Oo, oh, nasa California. Greetings lahat sa lahat ng mga kasama mo dyan. No? Okay. Of course, paglayaya din ako, ito naman sa program ko mamaya naman. Gabi yun, 6 to 8. 6 to 8 na gabi. Okay, ma'am. Maraming maraming salamat. Boomers Banquet. Okay po. Maraming salamat. Saludo po kami sa inyo. Okay, napakinggan po natin si Tessie Lagman. Subukan kaya natin si Eddie by ganun din, no? Oo. Oh, para baka para may kwento. May sasagot siya, may sasagot. Pero Ted, tapat mo yung microphone. Ah, sige, sige. Mic mo. Okay. Para mas maliwanag lang yung pasok. Samantala, pumapasok yung hangin ni Mati kanina. Naalala ko si Rod Navarro, yung mga standard. Standard, electric. Nagkaroon pa naman na si Rod Navarro yung talagang number one endorser, yung mga naon na 70s. Sikat na yung mahangin. Eddie? Sikat na yung ano? Mahangin. Mahangin, oo. Oh. Sa kanya oh. Yun eh. Kanyang dito kanya na, yun eh. Dito na lang tayo para hindi siya nga yung naging tatay ng Escalera Brothers, di ba, sa school bukol. Kasi nga, kuwang-kuwa yung hangin niya. Hindi ka nila makikita lang. Oo, oo, oo. Ito yung ano, na contact namin via messenger din si Tessie kanina. Tawa siya ng tawa pag yung binabanggit yung kanyang taguri sa'yo, yung binte. Ikaw naman daw, mata. Oo. Oh. Mahina, mahina yung sound mo eh. Wala si George. Mm-hmm. Naputulan na ng kuryente. Naputulan na. Hindi na. Kumakainu na nga, binaliktad muna niya yung metro para. Oh, inanahan na yung magbabalik. Ano, ayan, nag-brown out na rin kina, ano? Kina George. Ito, linawin ko yung brown out, nauso lang yan 70s dito. Pero kung tutusin, wala talagang legal na salitang brown out. Blackout talaga. Wala. Blackout talaga yan. Eh sabi ni Manny anyway, na. Oo, oh, anyway. Daw brown out. Kwento na lang natin. Kwento na lang natin kung ano yung reaction mo nga doon sa tawag naman sa iyo. Terms of endearment yung dalawa ni Tessie. Carino brutal ang tawag doon. Oo nga. Carino brutal. Okay. Relay mo na lang, Ted. Kasi oh, ito sagot. Ito sagot ni Eddie sa yung terms of endearment nila. Kaya doon niya tinawag na binte, extra large daw kasi yung ano, yung legs. Oh, maganda naman daw kahit XL. Maputi pa. Oh. Pero magkasunod daw kayo, magtama ba? Oo, pero siya bumabalik din pala siya. May tatlong time slot daw siya eh. Tapos hanggang sa dulo, kay ano na, nagtatapos Joey. Siya yung susundan niya si Joey. Ay, susundan siya ni Joey De Leon. Oo. Oo. Ayun. Oo. KBS na. KBS na kasi. Mm. Okay. Ted, habang nakikinig ka kay Eddie, Long Tall Howard, oy pare, kamusta? On RJ,
Yan, binuo ni Naldi Castro yung all-star cast na yan. Lito Gorospe. Mati, kilala mo itong lahat halos yeah. Eh. Gong Lapira, Johnny Wilson, Eddie Mercado, Chito Paredes, Manny Carvalho. Ah, okay, okay. Ronnie Quintos, Larry Abando, Art, si, pati si Art Galindez, tsaka si Joe San Diego to join us myself from the next... Teka muna, Howard, ba't ka naging next generation? Di ba kasabay mo rin itong mga to? Oo nga eh. Joke lang. Di ba eh, ulitin natin ito. Na-remember si Rito. At saka si, ano, oo nga eh. Ay, dito yung theme song ng ano eh. Night Owl nun eh. Para intro niya. Tapos nawala niya. Ganun rin siya, no? Hindi, ano, Allen, to correct slightly, sandali. Rod Navarro, Fiera, Ford Fiera yung in-advertisement. Oo. Pero yun Bob, yun. Sabi ni Eddie Ilagan, si Naldi Castro daw, kamag-anak niya. Part din ng Ilagan. Mm-hmm. So tapos, lahat sila. Eh, si Naldi, kapatid ni Angelo. Ilagan, kamag-anak mo rin. Si Angel. Angelo. Si Benji. Oh, kapatid Benji. Si Jay. Okay. Si Naldi naman, yung theme song niya, yung okay. Baby Say No. Oh, ng ano, ng... ano, binigyan ko rin. Yun. Nawala rin. Baby, say no. Okay, tama. Humihingi ulit ng kopya. Sabi ko, ayoko na. Nawilis. Ronnie and the Daytonas. Yun yeah, yung... Ronnie and the Daytonas. Yes, yes. Album ni Langsandra. Si Howard. Parang maraming makikwento sa atin to, si Howard. Ilagang plan, ano? Lahat ng parang party malaki. Na showbiz. May artista, may director, may radio talent. Mm-hmm. Tapos, Eddie, kailan ka napunta sa California? Anong taon ka napunta dyan? 1984 pa si Eddie sa 84. California. Oo. So bago pa mag-EDSA. Tanong mo yung afro, ano nangyari? Kailan nawala? Kailan daw nawala yung afro mong buhok? Kailan dumaba? Trademark yun eh. Sa tagal daw ng panahon. Pero lumalabas ka rin sa TV noon eh. Yun nga, naalala namin yung afro mo na buhok eh. Variety show. Ayun, Tony Santos presents People kay Bobot Mortis. Oo, Spino Win. Correct. Ayun, correct. Baka may message ka. Diba, kulot ka rin Eddie, dati. Oh, baka may message ka sa ating mga taga-subaybay ng Boomers Banquet. Ah, hindi. Wala tayong radio. YouTube, Facebook Live, Spotify. Twitch. Oo nga. Wala eh. Facebook eh. Zoom. Meron ka ba Zoom? Zoom. Next time. Naalala ko ba? Naalala mo yung mga contest na mga ano, Reyna Nambik. Oo. Ay, hindi ko naalala personally pero alam ko yung mga ganun tema eh. Dahil ano yan eh, parang pang udyok sa mga misis na sumali, di ba? Oo, and then mga sad stories. Okay, palungkutan ng kwento yun. Palungkutan ng kwento. Diyan na uso yung mga emote-emote. Correct. Sa kapang area? Sa kapang area? California. Richtero. LA, Sanfo. So, Sanfo. Richtero and... Mag-tandem yun, ibabait lalaki. Yan si Big Pasha, Big Pasha yata naging ano rin parang ganun. Sa Reyna ng Bigs. Nag-oo. Eh maano rin yung boses ni Big Pasha, 'di ba? Mabilog na pang-udyok din pang paiiyakin niya yung mga misis, 'di ba? Ganun. Mga compassionate voice. Compassionate. Ako'y lubos na nakikiramay. Oo nga. Oo. Si Jaime de la Rosa naman nakasabay ko sa ano sa nasa double B siya nasa LS ako early days. Ako talaga avid intro niya ko, kaya yung Edilat, hindi ko malilimutan yan. Ang intro line niya would be sandali po lamang. Si Jaime de la Rosa. Arnie, yung father mo ba nag-recording? Nag-recording mo? Oo, pagkatapos na. Ano yung naalala mo? Tapos, ano, kasama natin yung anak ni... Before, meron siya noon eh. Tapos,
title ganun din, Kuya Cesar. Ah, okay. Tapos na, ano, tapos meron siyang singer talaga nung ano. Yes, yes. Cesar, Kuya Cesar. Ganun-ganun. Tapos sino kumakanta nun? Ganun. Pumunta ko sino ganun eh. Pero yung siya mismo, ah, wala. Most yung record niya, ano lang, voice over. Ah, okay. Marami siyang ano, alam ko, naalala ko nun, yung mga pumunta rito, nagpapaturo sa kanya ng voice. Well, tapos, more on projection, tsaka sa ano, pang radio voice. So. Resonance, tsaka... Oh, resonance, yeah. Kasi very accommodating eh. Pati yung mga nag-uumpisang artista pa lang, nag-vocal coach siya. Kaya sabi ko nga, ano, kaya pala marami siyang kakilala noon. Kasi matulungin siya sa mga nagsisimula pa lang sa showbiz tsaka sa larangan ng radyo. And it makes a big difference. Mm-hmm. Kasi ang dami niyang natulungan. Na, minsan na lang, mag-uwi yan dito kung ano-anong dala. Yung mga ang dami na napakasamahan. Mga nasa kaya kotse niya, ibababa na lang niya sa inyo. Bababa. Arnie, kumunin mo doon. Baba mo sa kotse. Baba mo sa kotse. Alam mo, may kwento ko, Arnie, sa, ano, sa airpot mo. Nagkataon lang talaga, nung nasa FM na siya, eh, yung bilyara na malapit sa bahay namin, bilyara kami ng mga barkada ko, no? Eh, siya yung nakasalang. Ito yung nakakapanibago kasi music radio yung 101.9 noon, pero siya pa rin. May talk sila, di ba? WOK. Eh, nagpatugtog siya ng ano? Oh, yung WOK. Eh, nagpatugtog siya ron ng ano? Eto na. Intro siyang ganun eh, di ba? Ang awitin ng Pointer Sister. Ang I'm so excited. Alam mo, pagtira ko, tumapyok yung tako ko. Humiga kami lahat sa bilyara. Na-excite ka? Na-excite ka ba? Alam ko, kasama sa sense of humor ng daddy mo yun eh, na yan yung pinili niyang kanta, tapos ganun yung intro niya. I'm so excited. May nililaw lang si, ano, may nililaw si Eddie Ilagan. Yung Diwaw Radio, ABS-CBN nga yun. Nung Marshall Lonad, naging DWWA under KBS. Doon daw pumasok na si Ben David. Yun, nawala na kaya si nandun din sila sa Broadcast Plaza. Oo, nasa Broadcast Plaza rin sila. Kasi lumalabas din siya sa People eh, tsaka Tony Santos Presents. Tony Santos. Oo, nasa ano raw siya, northern part ng California, malapit sa San Jose. KC, thank you. Si Peachy was a guest here. Sana balikan mo yung show na guest namin yung DWDM, yung reunion nila dito. Ayun. Okay. Ayun. Balikan natin yung I'm so excited, Arnie. Ganun yung humor ng tatay mo, no? Kung ano-ano mga sa nila dinadampot. Tapos ginagamit niya yung image niya na mabagal magsalita para i-swak yung kung ano. Arnie, bago mo sagutin, yan din ang komento ni na Tessie tsaka ni Eddie. Talaga daw napakasaya ng iyong father. Ganun talaga yung essence niya. Kaya nagtataka ako before bakit lagi siya may kasama. Tapos yung iba naman, hindi niya kilala. Maya-maya, kakwentuhan na niya. Sasabi ko, yung tinanong ko, Daddy, sino yun? Eh, kangina ko lang nakausap niya. Pero mabait. Nung nasa ano ko, sa 89 DMZ na ako noon, bababa ako doon sa Diwan. Kasi Diwan yung studio doon sa harap. Doon din nakapark yung kotse niya sa bandang harap. Lagi nakabukas yung hood noon, naglalagay ng tubig. Tanghaling tapat, oh, nalagay ng tubig. Eh, malapit sa kantin eh. Tama ba yung Bob? Malapit sa kantin. Iaakyat ka naman ng hagdan para makarating sa kantin. Nagkikita kami doon sa baba. Wala lang, usyoso lang ako sa kanya. Kuya. Doon kumukuha ng tubig sa kantin. Oh, doon siya kumukuha ng tubig sa kantin. Nalagay niya sa radiator niya. Ice cold water. Ayaw bumandar. Ang maganda naman sa kanya, ano siya, down to earth. Down to earth ang daddy, kaya hindi siya nahihiya o hindi siya nahihirapan makibagay kahit kanino. Kasi may time na kila ang kasama niya, maganda yung postura. Tapos meron naman time ng kasama niya, mga ano lang talaga, mga common tao. Kaya sabi ko nga, buti na lang siya kaya niya yung ganun. Pwede niyang pakibagahin kahit yung mga nasa higher educations. Tapos pwede naman niyang pakibagahin kahit yung mga nasa ano lang. Nasa by the street lang. Buti hindi nagpolitiko tatay mo, Arnie. Inaano siya. Mayroon talaga nagtakuan sa kanya, nag-uudyok.
ang sabi niya, pabiro, mamaya niya, pagka hindi ito yung project, ako sisisihin dahil mabagal. Sabi niya, di ba? Tapos may lang. Ano ka? May naikabi ka ba, Arnie, na recordings ng daddy mo nung early days? Yun nga eh, kasi ang meron siya dito, yung mga plaka niya. Pero yung mga ano niya kasi, 8-track. Yung boses niya na nandun? Pero ano, kakaunti lang. Karamihan, puro commercials na sinasalang nila. Mm-hmm. Kaya sabi ko, yung hindi pa ganun ka-high-tech nung panahon niya. Tapos yun, hindi wala pang teleradio ng time nila eh. Iniisip ko kung may commercial siya na binasa na ano, na ang dulo eh, ano pa ang hinihintay mo? Magmadali. Parang meron siyang ganun. Tapos ginagaya nga rin ng ano, ibang mga friends niya, pagka nakita siya, gagayahin na siya eh. Ganun, kasi tatak na yun. Kaya sila, Arnie, sila mabagal lang ang nagagawa. Pero ikaw yung timbre, di ba? Saka yung pronunciation. Mga diction. Kasama si Alice. Alice Diction. Kasi ibang mga ano, like si Chadeli, si Paingyabot, may recording din eh. Si Eddie Larde, yung Bilok Bicolano song, meron siya. Kanta talaga. Ano, father mo, mga kanta talaga. Si Chadeli, madami. I have a CD there na kinumpile na ano, na mga kanta niya. And sometimes with the, ano, a partner, na male. Ano. Mati, tapos tama si, ba? Yeah. Na yung napakasakit, Kuya Eddie, si Eddie Larde yun. Oh, so, referring. Si Eddie Ramos yun. Si Eddie Ramos. It's Eddie Larde. Kasi nga, di ba mga sumusulat sa kanya na you know, nag-message sa kanya na kanta niya yun, sila, yung hit song ni Roel Cortez. Roel na, Cortez. Nakarelate yung mga OFW. Maraming nakarelate. Maraming nakarelate. Ang daming nakaliwa. OFW. That was the right song for the right time na madaming OFW. Ang mabuti na nga lang, hindi ganun sa daddy kasi medyo malungkot kagad ang dating pagka sinabi napakasakit eh. Mm-hmm. Kaya sinasabi ng daddy, hindi ko po makalimutan. Yung ganun na lang, habi niya, mas habi. Para hindi masyado negative ang dating, hindi masyado malungkot. Kaya gusto pa ng daddy natin masaya. Kahit kumisan ang mga binabasa niyang sulat, ano, malungkot. Sumusundot na lang siya bigla ng ano, para ng konti. Mamelo yung lungkot. Yeah. Pero lalo, Arnie, nung nasa DCMM na siya siguro, ang daming nagpapadala. Siguro mga 80% nun, malungkot na kwento, di ba? Paano niya babasahin yun? Ano yan? Alam mo, meron siyang PA doon, talagang nagmamonitor muna. Tapos sasabihin sa kanya, ito po, maganda yung anotasyon. Pero binabati naman niya yung iba. Binabanggit niya yung pangalan ng iba nagpadala, ganyan. Pero meron siya napili na talagang babagay dun sa format niya. Tapos, i-research siya ng mga songs na babagay doon. Oo, tama. Kasama yun eh. Oh. Ano yung totoong pangalan niya talaga, Cesar? Cesar Lakbunukum. Tapos, ano yan? Tubong Pampanga. Kapampangan. Pampangan. Yung Lapos, hindi kayo related kay Katino? Hindi naman. Sabi niya, related daw kami. Itino. Na-related nga kayo? Kay Katino. Eskwelahang Munti. Dati nasa barong-barong lang yun. Nung sinasin. Mayari ka, Arnie, Roderick tumagilid at saka tumirek. Natagilid. Arnie, balik ka. Yun. Ayan na. Yeah. Nawala tuloy. Naging tayong tatlo na. Tumagilid at saka tumirek eh. Si George naman, pinutulan ng kuryente. Or hinahabol pa yung nagbalik na damit. Hindi pumayag yung taga-putol. Hindi pala kurap. Hindi pala kurap. Hindi na ako rap. Katulad nung pinanood mo kahapon, Bob. Pero, hindi pala alam ni Dick Gordon mag-pronounce ng LinkedIn. Ano? LinkedIn. LinkedIn, sinabi niya. Anyway. Pareho kami. Sana makabalik pa si Arnie, but in any event, konti na lang din ang oras natin. So, Ted, acknowledge na muna natin yung mga sumubok umasok sa atin. Nakausap naman natin ng konti. Una, salamat ng marami kay Tessie Lagman
At kahit sa Messenger nakausap natin siya, hirap siyang pumasok doon sa ating StreamYard link. Ganun din si Eddie Ilagan, Eddie Lat, na mula pa sa California ay pinaunlakan tayo. Kahit mahirap yung kanyang connectivity kung saan man siya nandun sa Northern California. Si Mata at si Binte. Oo, si Mata at si Binte. Ang sarap nung kanilang tawagan nung araw. Ang sarap sana kung live yung ano eh. Oo nga, live yung mabatuhan. Pantsawan, ano? Eh, kulang na lang, magsabunutan yung dalawa eh. Diba? Lugi, lugi si Tessie, wala nang sasubunutan yata kay Eddie. Wala yung afro eh. Sila. Arnie, ano, ready ka na. Ayan na, steady na yung connection mo. May audio na si Arnie. Arnie, paalam na tayo. Naririnig. Baka si Arnie muna. Hindi pa na tayo naririnig. Oh, uy, marami. Audio. Yun, ayan, ayan. Kasi malaking bagay. Naalala ulit yung mga nakaraan sa atin. Nakaraan mga gimmick ng mga sikat na radio personalities. And of course, including yung daddy mo na talagang ang ganda ng iniwan sa atin, no? Sa ating lahat, no? As part of the legacy. And thank you, Arnie, for helping us remember. Sharing the legacy. Your great father, Kuya Cesar. Yes. Kuya Cesar. At ngayon, simulan sana ng pera. Yeah. Ngayon na. Dollar. Now na. Now na. Thank you, Arnie. Thank you. God bless. Okay. At yung siyempreng naging resource person natin at lagi nating nagiging resource person pagdating sa ungkata ng mga alaala, Mathi Fernando. Ay, Mathi. Salamat, Mathi. Oo, ako eh. Kalad ka rin eh. Maski moments notice eh. George, oh, napadala pa niya yung mga music sa atin, di ba? Oo, pinadala ko yan. Mga alauna na yata eh. Kasi nga, kinat ko pa ng konti de, para, ano. So, we played it all naman, ano. So, Johnny, yes, Chadeli, ano, Eddie Larde. Kahapon lang. Inyabot. Oo, yeah. I have some, ano, masarap din mag-isip ng mga, ano, memories na ganyan. In fact, nung araw, hobby ko yan, i-re-record ko sila sa kasete while listening. Yeah. Ano, meron pa akong alam na mga na itatago dyan. Hindi ko lang maungkat. Pero, just in case. Gawa tayo ng part 2 daw. Oh, well. Oh, yung may internet. May internet. Sige, anytime. Ano bang line up mo? Sabi ni George, may mga naka-line up na daw kayo in future. Hinahanapan pa namin at sana mag ano, sama ka pa rin. We'll try to make it as interesting as possible. Yung jingle group. Oh. Well, marami pang nahihiya daw dun sa writers eh. But anyway. Natin ano pwede nating isa lang coming. Sige, basta luma. Para saan ba itong programan to? Kung dito po sa luma. Diba? Boomers. Boomers. We're the boomers, right? Oh. Yes, pero exactly. Pero yung ano mo, kasi t-shirt hindi. Mo, Mati. T-shirt mo, large, bago yun. Medium lang. Medium ba? Eh. Medium lang. Oh. Okay. Tsaka baliktad rin mo na kasi kamisan baliktad yun sa ano eh. Hindi ka mawawala. Hindi ka mawawala pag baliktad. Hindi ka mawawala. Ano yung nililigaw ka? Anyway, magpa-plug na rin ako. Yung mga pisan ko may restaurant eh. Pero kasi pagka ano, hindi ako makapagluto pagka nagbo-boomers ako eh. So baka magpadala ng pizza so at saka pasta. So, yung anong Napoli brand? At saka Aveneto Pizzeria. At ano, tsaka yung Cocoy's Paris. Baka nadidinig ako ng mga pinsan ko. Pinsan mo yung Cocoy's Paris sa Visaya sa Avenue? Ah, yeah. It was established by my uncle, si Bobby Ignacio. Ganun ba? And then, Cocoy was, is the name of his son, si Francisco Jr. Cocoy. Okay. Pwede si magpa-pick up doon? Pwede. Last week, nagpa-pick up ako doon. Hanapin mo si Charlie. Siya yung nagmamanage doon. Sumpilin ako doon eh, nung doon ako sa Visayas Avenue nagtatrabaho. In fact, nag-judge ako sa loto nung pinakain kami. Kukoy, sabi ko, Kukoy Paris. Sa loto draw. Oo nga, lapit lang. Doon lang yung sa Channel 4. Sino nga hanapin?
Sa Kokoy. Kokoy. Si Charlie. Si Charlie. Charlie. Si Charlie. Babang, kilala ko si Mati. Ha? Kilala mo? Hmm. Yeah. Sasabihin, sasabihin niya. Si Ma- oh, si Mati, sabihin mo. Oh. Sabi mo, dagdagan ka na sa baw. at saka yung garlic sauce na ano. Ayun, o. Gawa patok nila yun. Patok yun, patok. Oo, masarap yun. Yun. Thank you, Mati. Yeah, sure. Oh. May pahabol si Howard. Yung sa akin, oh, ganito. Oh. Fruit of the loom. Oh. fruit of the lawlaw ba? Fruit of the loom. Sa Tagalog ay salong. Salong, alam mo na. Alam mo na, kay Gary Leasing, di ba? Sinabi niya dati, yung vinegar, oh, ano daw sa Tagalog? Oh. Salumpia. Salumpas. Salumpia. Hindi, salumpas pala, iba yun. Salumpia. Vinegar, di ba? Tapos yung crutches, Salumpo. Salumpo. Okay, see you guys. See you next episode. Okay, salamat po. Biofresh. Arnie at Mati. Biofresh, huwag nating kalilimutan, oh, para yes, sa ating may mga spray paa. Yan. Kaso, may spray yan. May okay, sa Monday, merong bibisita sa Ox. Hmm. Yung pang September, yung sumisilip ng September, si Jose Marichan. Ah, courtesy of June Santa Ana. Salamat ng marami. De, tatayo na ba yung internet niya? Ay, sana, Jose Marichan. Sorry, Gejo, pero dinahilan niya yung StreamYard. Hindi naman yung StreamYard may kasalanan. Okay. Okay na, Ted. Paalam na rin kay Joy. Ah, oh, salamat, Bob. George Boone, nandito kanina, nawala dahil nga sa ano. Thanks, Arnie. Thank you. Dahil nga sa kanyang pagbayad sa kuryente. So, anyway, Teddy, thank you. See you next week. Iba namang eklat ang ating idudulot sa inyo. And for those who've been following us, panoorin nyo, ay pakinggan nyo na rin yung ginawa kong stasyon dun sa ano, ang pangalan niya ay Joke Back. How to get there, tingnan nyo yung YouTube shows namin at nandun yung link. So, ayun, gagamitin nyo lang yung link na yun and you'll find it. Ang mga tugtog para sa masipag na manggagawang Pilipino. Yun yung music natin, Ted. Okay. So, have a nice weekend, friends. See you next week. Dito rin po sa Boomer's Banquet. As George would say, ad maiorem, Dei Gloria.